ang mayaman kong asawa. Please subscribe, like and share po. Thank you. Kabanata 81, humingi ng tawad si Shenyun. Kahit na ganoon ang nangyari, natatakot pa rin si Zhao Gang. Para kay Zhao Gang, walang alinlangan na isang malaking panganib na hawakan ang isang tao na ang katayuan ay mas mataas kaysa sa kanya. Kung tayo ay natuklasan, kung gayon, tayo ay magiging patay na karne. Ang mukha ni Zhao Gang ay puno ng takot. Gumuso si Shen Tian at sinabing, kung gusto mong maging big shot, paano ka hindi makikipagsapalaran? Kung gusto mong mamuhay ng ganito habang buhay, maaari kang tumanggi. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Shen Tian sa gilid at hindi na nagsalita pa. Si Zhao Gang ay nakaupo roon ng mahabang panahon nang walang sinasabi. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin si Zhao Gang kay Shen Tian at sinabing, hayaan mo akong isipin ito. Bukas ko na lang ibibigay ang desisyon ko. Sige. Tumanggaw si Shen Tian. Tapos, nakangiti niyang sabi, walang maraming pagkakataon sa buhay. Kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Alam ko. Tumanggaw si Zhao Gang at saka lumabas ng bar. Umisi si Shen Tian. Naniniwala siya na tiyak na sasang-ayon si Zhao Gang, dahil ang isang sakam na tao tulad ni Zhao Gang ay tiyak na hindi makakalaban sa tukso. Ang kasakiman ng kalikasan ng tao ang pinakamalaking butas na pinagsamantalahan. Napakasimple ng ideya ni Shen Tian. Kung makakahanap siya ng kikidnap kay Yan Ruozhou, magagalit ang pamilya yan at tiyak na ilalabas ang kanilang galit kay Qin Yu. Kahit na mapalad si Qin Yu na makuha ang kapatawaran ng pamilya yan, tiyak na ibabalik si Yan Ruozhou sa Jingdo. Sa oras na iyon, hindi ba magiging isang piraso ng cake si Qin Yu para harapin niya? Kahit na nalaman talaga ng pamilya yan, maaari pa rin itong itanggi ng pamilyang Shen at isisi ang lahat kay Zhao Gang. Talagang henyo ako. Hindi napigilan ni Shen Tian ang tumawa ng mapanukso. Uwi. Kinabukasan, nagmamadaling bumalik si Qin Yu sa Jiangcheng mula sa kabisera ng probinsya. Sa pagkakataong ito, medyo masagana ang kanyang ani. Ang mga halamang gamot na ibinigay ni Wei Jiang at ang ibinigay ni Xing Mengshuo ay sapat na para umasenso si Qin Yu sa stage ng foundation establishment. I wonder kung gaano katagal bago ako maka-advance sa foundation establishment stage mula sa chi-refining stage, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Sa makatuwid, bago iyon, kailangan munang mag-ayos si Qin Yu. Iniligpit niya ang mga halamang gamot pansamantala at pagkatapos ay nagplanong pumili ng pangunahing lugar. Maganda kung maaari akong manatili sa bilya ni Shen Tian, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Ang kapaligiran ng espiritual na enerhiya doon ay ang pinakamagandang nakita ni Qin Yu. Sa kasamaang palad, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay naging imposible para kay Qin Yu na manatili doon. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang isang Land Rover mula sa labas ng pinto. Huminto ang sasakyan sa harap ni Qin Yu, at pagkatapos ay lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit. Nasa bahay ba si Mr. Qin? Tumayo sa pinto ang lalaking naka-black suit at nagtanong. Kumunatang noon ni Qin Yu. Naglakad siya pasulong at sinabing, ako nga. Anong gusto mo? Magalang na sinabi ng lalaking naka-black suit, Mr. Gusto kang imbitahan ni Wu sa hapunan ngayong gabi. Malay ko ba kung libre mo? Ginoo. Bu. Tiyo Wu. Bigla siyang naalala ni Qin Yu. Mula noong huling insidente, hindi na nag-cross ang landas nilang dalawa. Maaaring nandito siya para sa Shen family. Napaisip si Qin Yu sa kanyang sarili. Si Uncle Wu at ang pamilyang yan ay nagkaroon ng magandang relasyon, pati na rin si Qin Yu ay nasnub na siya noong nakaraan. Sa makatuwid, pagkatapos pag-isipan ito, nagpa siya si Qin Yu na sumang-ayon dito para sa kapakanan ni Yan Ruozhou. Okay, sabihin sa akin ang oras at lugar, sabi ni Qin Yu. Ang lalaking nakaitim na suit ay nagmamadaling nagsabi, ngayong gabi sa alas 8, sa Xiaojiang Fishing Village. Okay, tiyak na pupunta ako doon sa oras, sabi ni Qin Yu. Pagkaalis ng lalaking nakaitim na suit, mabilis na naglakad pasulong si Yao Qing. Ginoo, sina Qin, Mr. Wu at Shen Yun ay matalik na magkaibigan. Natatakot ako na isa itong bitag, babala ni Yao Qing sa kanya. Bahagyang ngumiti si Qin Yu at sinabing, okay lang.
Naniniwala akong wala silang magagawa sa akin. May gustong sabihin si Yao Qing, ngunit pinigilan ni Qin Yu sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Sa kabilang banda, sina Zhao Gang at Suyan ay nakahiga sa kama. Walang tigil na naninigarilyo si Zhao Gang na nakakunot ang noo. Honey, anong problema? Napahiga si Suyan sa katawan ni Zhao Gang at sinabi sa matamis na boses. Sa pagtingin kay Suyan, nakaramdam si Zhao Gang ng hindi maipaliwanag na pagkayamot. Lalong nanghihinayang ang kanyang nararamdaman na pinakasalan niya ang isang mababaw at walang kabuluhang babae. Hindi ko matatanggap ang status quo. Nagdesisyon si Zhao Gang at itinapon ang upos ng sigarilyo sa kanyang kamay sa lupa. Pagkatapos, kinuha niya ang phone niya at tumakbo sa balcony. Tumawag siya kay Shen Tian. Matapos makonekta ang tawag, sinabi ni Zhao Gang sa telepono, "Mr. Shen, pumayag ako." Sa kabilang dulo, humagalpak ng tawa si Shen Tian at sinabing, "Alam kong pipiliin mo ang tama." Sinabi ni Zhao Gang sa nagtatampo na boses, "Mr. Shen, may mga kondisyon ako." "Sige," sang-ayon ni Shen Tian. "Kung magtatagumpay tayo, ang pamilya Zhao ay magkakaroon ng malalim na pakikipagtulungan sa negosyo sa pamilyang Shen," sabi ni Zhao Gang. Shen Tian smiled nonchalantly at sinabing, "Siyempre, walang problema doon. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi ka pagmalupitin ng aking pamilyang Shen." Nagpatuloy si Zhao Gang, "Kung malantad ang bagay, kailangan mong maghanda ng 100 milyon na pera para sa akin at ginagarantiyahan ang aking ligtas na pag-alis." "Ahaha, walang problema." Tumawa ng malakas si Shen Tian. Ngunit walang makakaalam na ito ay may kinalaman sa pamilya Shen. "Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan." "Sige." Tumanggaw si Zhao Gang at sumang-ayon. Matapos ibaba ang telepono, hindi napigilan ni Shen Tian na mapangiti. "Kung malantad ang bagay na ito, gusto ni Zhao Gang na bigyan niya ako ng pera. Baka hintayin din niya ang kanyang kamatayan. Matagal na sana siyang humiwalay sa sarili niya bago iyon. Hintayin mo na lang. Magkakaroon ng drama." Napangiti si Shen Tian. Uwit. Sa gabi, naghanda si Qin Yu ng isang simpleng regalo at nagmamadaling pumunta sa Shaojiang Fishing Village. Mayroon ng ilang naghihintay sa pasukan ng Shaojiang Fishing Village. Nang makita niya si Qin Yu, mabilis siyang lumakad at sinabing, "Mr. Matagal ka nang hinihintay ni Wo." Tumanggo si Qin Yu. Sumunod siya sa likod ng receptionist at pumasok sa private room. "Ito ang lugar. Mr. Qin? Please come in?" Magalang na sabi ng receptionist. Lamingga-lingga si Qin Yu sa paligid at siniguro na walang panganib bago itulak ang pinto at pumasok. Sa sandaling bumukas ang pinto, naging malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Tulad ng inaasahan, malamig na sabi ni Qin Yu. Pagkatapos, tumingin si Qin Yu kay Uncle Wu at sinabing, "Uncle Wu, kung gusto mong makasama ako ng hapunan, napakasaya ko. Kung may ulterior motives ka, sorry, pero hindi kita sasamahan." Pagkasabi nito, tumalikod si Qin Yu para umalis. Nagmamadaling sumigaw si Uncle Wu, "Qin Yu, huwag kang masyadong menas. Gawin mo lang ito para sa kapakanan ko, okay?" Tumigil si Qin Yu at tumingin kay Uncle Wu. Sinabi niya na may walang pakialam ng ngiti, "Tito Wu, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Sinabi mo na hindi ako pababayaan ng pamilya Shen. Ano ang ibig mong sabihin sa paggawa nito ngayon?" Hindi napigilan ni Uncle Wu ang mamula. Paano niya inaasahan na ang pamilya Shen ay hindi katugman ni Qin Yu? "Qin Yu? Walang-walang hanggang kaaway, tanging walang hanggang interes," sa wakas ay sinabi ni Shen yun. Tumayo siya at sinabing, "Nagkamali ako sa nangyari kanina. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ko si Uncle Wu na iset up ang meeting na ito para humingi ng tawad sa iyo. Humihingi ng tawad sa akin." Napakamot ng tenga si Qin Yu, na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ikinaway ni Uncle Wu ang kanyang kamay at sinabing, "Maupo ka. Maupo ka." Kabanata 82, nakidnap si Yan Rozo. Tumingin si Qin Yu kay Uncle Wu saglit at sa wakas ay umupo. Gustong-gusto niyang marinig ang sasabihin ni Shen Yun. "Qin Yu, hindi ko talaga inaasahan na mabilis kang lumaki," magalang na sabi ni Uncle Wu.
Nalungkot din si Shen yun, ang mga kabataan ngayon ay talagang nakakagulat sa amin. Sumulyap si Chin Yu kay Shen yun at sinabing, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Marami akong ginagawa. May gagawin ako mamaya. Bahagyang kumunot ang noo ni Uncle Wu. Halatang hindi siya kontento sa ugali ni Chin Yu. Gayunpaman, sa ganitong sitwasyon, wala siyang masabi. Tumingin siya kay Shen yun. Umubo si Shen Yun at sinabing, Chin Yu, mula sa simula hanggang sa huli, walang ginawang mali ang pamilya namin ni Shen. Nabalian mo ang braso ng anak ko, at hindi ako gumawa ng anumang marahas na aksyon. Kaya kung iisipin mong mabuti, parang wala naman tayong hindi malulutas na awayan, diba? Nakangiting sabi ni Shen Yun. Tumingin si Chin Yu kay Shen Yun at sinabing may hindi tapat na ngiti, Director Shen, ito ba ang ibig mong sabihin? Kung wala akong soul nourishment pill, maupo ka ba at kakausapin ako ng mahinahon ngayon? Tumawa si Shen Yun at sinabing, walang ganap sa lahat ng bagay. Umisi si Chin Yu. Matagal na niyang ipinangako kay Yan Ruozo na kahit magmakaawa si Shen Yun sa kanya, hinding-hindi niya ito bibigyan ng paraan. Ang isang taong tulad ni Shen Yun ay tiyak na sasaksakin siya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Umubo si Uncle Wu at sinabi, kailangang matapos ang usaping ito. Ngayon, lahat ay nakaupo ng magkasama para sa aking kapakanan. Paano ito? Huminto siya sandali, pagkatapos ay itinuro si Shen Yun at sinabing, hindi ba kapakipakinabang para sa iyong mga pamilya na magtulungan upang maging mas makapangyarihan at sama-samang kumita? Oo. 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 Pareho din ako ng intensyon. Sa lakas ng aming pamilyang Shen at sa soul nourishment pill sa iyong mga kamay, tiyak na mas magiging malakas kami. Nagmamadaling itinaas ni Shen Yun ang kanyang tasa ng alak at sinabi. Gayunpaman, walang intensyon si Chin Yun na ay toast siya. Sa halip, nanunuya pa siya. Shen Yun, anong mga kwalipikasyon ang mayroon ka para makipagtulungan sa akin ngayon? Malamig na tanong ni Chin Yu. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Shen Yun. Hindi niya akalain na sasabihin ito ni Chin Yu ng diretso. Hindi rin niya akalain na magiging napakayabang ni Chin Yu. Shen Yun, para sabihin sa iyo ang totoo, kaya kong gamutin ang braso ng anak mo. At saka, noong una tayong magkita, naisipan kong gamutin ang braso ng anak mo, malamig na sabi ni Chin Yu. Ngunit sa kasamaang palad, ang iyong mapagmataas na ugali ay nagpabago sa isip ko. Ngayon, wala na akong balak makipag-ugnayan sa iyo. Matapos marinig ang mga salita ni Chin Yu, nagmamadaling sinabi ni Shen Yun na may kaunting pagmamadali, Chin Yu, totoo ba ang sinabi mo? Kaya mo ba talagang ayusin ang braso ng anak ko? Talagang totoo, malamig na sabi ni Chin Yu. Agad na natuwa si Shen Yun. Ang kanyang Adam's apple ay umungol at sinabi niya na may kasamang pagsusumamo, Chin Yu, kung mapapagaling mo ang braso ng aking anak, handa akong sumang-ayon sa anumang bagay. Maaari kitang bigyan ng 10%, hindi, 30% ng shares ng kumpanya. Nag-aalalang sabi ni Shen Yun. Umiling si Chin Yu at sinabing, sinabi ko na talagang hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Kinagat ni Shen Yun ang kanyang mga ngipin at sinabi, isantibi muna natin ang usapin ng pagtutulungan sa ngayon. Nakikiusap ako na pagalingin mo ang braso ng anak ko. Pagkatapos sabihin niyon, talagang tumayo si Shen Yun at lumuhad kay Chin Yu. Ito ay labis na ikinagulat ni Chin Yu. Hindi niya inaasahan na ang isang tulad ni Shen Yun ay yuyuko para lumuhad sa kanya. Mahal na mahal niya ang anak niya. Hindi mapigilan ni Chin Yu na umiyak sa loob. Pinag-isipan niya ito sandali at sinabing, maaari kong gamutin ang braso ng iyong anak, ngunit, imposibleng makipagtulungan maliban kung handa kang magtrabaho para sa akin. Kinagat ni Shen Yun ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay, pangako ko sa iyo. Bahagyang tumango si Chin Yu at sinabing, hayaan ang iyong anak na pumunta sa aking bahay bukas. Siyempre! Siyempre! Tumayo si Shen Yun at paulit-ulit siyang nagpasalamat. Si Uncle Wu, na nasa tabi niya, ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang kanyang impresyon kay Chin Yu. Noong una ay inisip niya na si Chin Yu ay isang walang kwenta.
Gayunpaman, sa pamamagitan ng hapunan ngayong gabi, napagtanto ni Uncle Wu na ang Chinyu na ito ay may pakiramdam ng pagiging disente at labis na ambisyoso. Sa pagharap sa sanga ng olibo na inaalok ng pamilya Shen, hindi siya natukso. Sa halip, pinili niyang isama ang kabilang partido. Maaaring ito ay masyadong malupit para sa mga ordinaryong tao, ngunit sa mundo ng negosyo, ito ay isang kinakailangang kasamaan. Kapag ginawa ng isang binata na kakapasok pa lang sa mundo ng negosyo, ito nga ay nagulat kay Uncle Wu. Kung gayon, sana maging maayos ang lahat. Itinaas ni Uncle Wu ang kanyang wine glass at nakangiting sinabi. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Chinyu ang kanyang baso ng alak. Nang malapit na siyang mag-clink ng salamin, biglang tumunog ang telepono ni Chinyu. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakitang sekretarya talaga ni Yan Ruozo ang tumatawag. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Ibinaba niya ang kanyang baso ng alak at magalang na sinabi, paumanhin, kailangan ko munang sagutin ang tawag na ito. Sa sandaling konektado ang tawag, narinig ni Chinyu ang sekretarya sa kabilang linya na nag-aalalang nagsabi, Chinyu, kinidnap si Miss Yan. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Agad na napuno ng nakamamatay na aura ang buong silid. Ano ang nangyayari? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Ang sekretarya sa kabilang dulo ay nagmamadaling ikinwento ang nangyari kay Chinyu. Naipaalam ko na sa lahat ng tauhan sa Jiangcheng, ngunit wala pa rin kaming nakitang anumang baka sa kanya, medyo nababalisa ang sinabi ng kalihim. Napakalamig ng ekspresyon ni Chinyu. Tinaig agad siya ng galit. Para kay Chinyu, si Yan Ruozo ang liwanag ng kanyang buhay. Handa si Chinyu na isuko ang lahat, ngunit hinding-hindi siya papayag na saktan ng sinuman si Yan Ruozo. Huminga siya ng malalim at sinabing, pupunta ako ngayon. Chinyu? Anong nangyari? Tanong ni Uncle Wu pagkatapos ibaba ni Chinyu ang telepono. Walang oras si Chinyu para magpaliwanag sa kanila, kaya tumingin siya kay Uncle Wu at sinabing, pahiram ng kotse mo. Ha! Kung may emergency, kukuha ako ng magpapadala sa iyo doon, sabi ni Uncle Wu. Hindi na kailangan. Hindi nag-abalang magpaliwanag si Chinyu. Kinuha niya ang susi sa mesa at tumalikod na para umalis. Sa daan, si Chinyu ay galit na sumugod sa manor ng pamilya Yan. Malakas niyang tinapakan ang accelerator na muntik nang masira, at dumaan siya sa hindi mabilang na traffic lights. Tinumpa ng mga dumaraan si Chinyu at itinuring siyang drag racer. Pagkaalis ni Chinyu, nakatanggap si Uncle Wu ng tawag sa telepono at nakuha ang balita. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, sobrang pangit ng ekspresyon ni Uncle Wu. Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Shen yun. Huminga ng malalim si Uncle Wu at sinabi sa malungkot na boses, may kumidnap kay Yan Ruozo. Ano? Nang marinig ito, biglang tumayo si Shen yun. Sino? Sinong matapang? Gusto ba nilang magpakamatay? Nanlaki ang mga mata ni Shen yun at gulat na sinabi. Walang sinabi si Uncle Wu. Bumantong hininga lang siya at sinabing, natatakot akong magbago ang mga bagay sa Jiangcheng. Kabanata 83, ang galit na Chinyu. Sa Jiangcheng, ang gabing ito ay puno ng kaguluhan. Matapos mangyari ang insidenteng ito, wala sa mood si Uncle Wu na kumain. Nagpaalam siya kay Shen Yun at mabilis na umalis sa Jiangcheng. Umuwi din si Shen Yun na may hinanakit. Pag-uwi niya, nakaupo si Shen Tian sa sofa naglalaro at kumakain ng merienda. Medyo komportable siya. Tatay, anong meron? Casual na tanong ni Shen Tian. Sumulyap si Shen Yun sa kanya at bumulong, nakidnap si Yan Ruozo. Hindi ko talaga alam kung sino ang gumawa nito. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Shen Tian na matawa. Proud niyang sabi, Dad, hindi mo maisip, di ba? Ginawa ko ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Shen Yun at sinabing, hindi ka maaaring magbiro tungkol sa ganitong uri ng bagay. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Shen Tian, ginawa ko talaga. Diba sabi ko sa'yo, kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Biglang tumayo si Shen Yun na nakaupo sa sofa. Tinitigan niya si Shen Tian at sinabi sa nanginginig na boses, ito. Ikaw ba talaga? Ba't naman ako magsisinungaling? Talagang totoo. Tinapik ni Shen Tian ang kanyang dibdib at sinabing.
Nang marinig ito, itinaas ni Shen Yun ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Shen Tian. Baliw ka ba? Hindi mo ba kilala kung sino si Yan Ruozo? Si Shen Yun, na nanginginig ang kanyang katawan, ay tumingin kay Shen Tian. Tinapin ni Shen Tian ang kanyang mukha at medyo galit na sinabi, "Tatay, ikaw, sinaktan mo ba talaga ako? Hindi mo pa ako sinaktan dati. Gusto kitang patayin." Kinagat ni Shen Yun ang kanyang mga ngipin. Ang bagay na ito ay orihinal na bumuti, ngunit kailangan mo lang gumawa ng gulo. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pananakit kay Yan Ruozo? Pilit na sabi ni Shen Yun. Walang pakialam si Shen Tian. Humuso siya at sinabing, "Tay, ano ang inaalala mo? Nakahanap na ako ng scapegoat. Foolproof ang plano ko." Pagkatapos, sinabi ni Shen Tian kay Shen Yun ang nangyari. Matapos itong marinig ni Shen Yun, pinagpawisan siya ng malamig. Tinawag itong foolproof. Ito ay simpleng puno ng mga butas. Idiot ka talaga. Sinabi ni Shen Yun sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa buong silid. Nangingibabaw sa kanya ang takot at takot. Ito rin ang unang pagkakataon na nakaramdam ng ganoong takot si Shen Yun. Gayunpaman, dahil isa siyang mabilis na negosyante, sa wakas ay kumalma si Shen Yun. Itinuro ni Shen Yun si Shen Tian at sinabing, "Humanap ng taong papatay kay Zhao Gang ngayon din. Hindi natin hahayaang idiwit niya tayo. Itay, si Zhao Gang ay lubos na maaasahan. Hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa atin," ungol ni Shen Tian. "F-sick ka." Sa sobrang galit ni Shen Yun ay muntik na siyang mawala ng malay. "Ang mga patay lang ang makakapagtago ng sikreto. Kapag pinagtaksilan niya tayo, hinding-hindi tayo bibitawan ng pamilya yan. Kahit wala silang ebidensya." Malamig na sabi ni Shen Yun. "Gawin na ngayon. Gawin na ngayon. Pagkatapos nito, ikaw at ako ay babalik sa kabisera ng probinsya magdamag." Malamig na sabi ni Shen Yun. Walang pagpipilian si Shen Tian kundi ang tumango. Uwi. Sa kabilang banda, nakarating na si Qin Yu sa manor ng pamilya yan. Sa manor ng malaking pamilya yan, tanging ang sekretarya lang ang nag-iisa. Sa sandaling pumasok si Qin Yu, galit na sinabi ng sekretarya, "Lahat ito ay dahil sa iyo. Nag-alala kasi si Miss Yan sa kaligtasan mo kaya pinapante niya lahat ng bodyguard niya sa tabi mo. Pistard ka, maya-maya'y kalagkarin mo si Miss Yan hanggang sa mamatay." Natigilan si Qin Yu. Tinitigan niya ang sekretarya at sinabi sa nanginginig na boses, "Ikaw, nagsasabi ka ba ng totoo?" "Siyempre." Malamig na sabi ng sekretarya. "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ipinaalam ko na sa aking amo ang tungkol sa bagay na ito. Kung may mangyari kay Miss Yan, hintayin mo lang ang kamatayan mo." Malamig na sabi ng sekretarya. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay sobrang pangit. Hindi niya akalain na ipapadala ni Yan Ruozo ang lahat ng bodyguard niya sa tabi niya. Higit sa lahat, hindi ito napansin ni Qin Yu. Si Qin Yu ay napuno ng halo-halong damdamin. Nais niyang bigyan ang sarili ng isang sampal. Ngunit hindi ngayon ang oras upang hayaan ang kanyang imahinasyon na tumakbo ng ligaw. Ang pinakamahalagang bagay ay mahanap ang lokasyon ni Yan Ruozo sa lalong madaling panahon at matiyak ang kanyang kaligtasan. "Dalhin mo ako agad sa kwarto ni Miss Yan." Tumingin si Qin Yu sa sekretarya at nag-aalalang sinabi. Malamig na sinabi ng sekretarya, "Ano ang gusto mong gawin? May paraan ako para mahanap siya. Dalhin mo ako sa kanya dali." Halos isiga ni Qin Yu ang mga salitang ito. Kinagat ng sekretarya ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, "Sumunod ka sa akin." Dumating silang dalawa sa kwarto ni Yan Ruozo. Pagkapasok na pagkapasok nila sa pinto, hinanap ni Qin Yu ang paligid ng kama ni Yan Ruozo. "Anong ginagawa mo?" Kumunot ang noon ng sekretarya at nagtanong. "Bakit walang buhok?" Nag-aalalang tanong ni Qin Yu. Gumisi ang sekretarya, araw-araw nililinis ang kwarto ni Miss Yan. "Paano magkakaroon ng buhok?" Agad na natarante si Qin Yu. Hinawakan niya ang braso ng sekretarya at nag-aalalang sinabi, "Bilasin mo, hanapin mo agad ako ng hibla ng buhok ni Miss Yan. Mabilis." Nang makita ang nag-aalalang hitsura ni Qin Yu, ang sekretarya ay hindi nang ahas na magtanong pa. "Maghintay ka rito." Humuso ang sekretarya.
Si Chinyu ay patuloy na naglalakad sa silid habang pawis na pawis. Nadaig ng galit at pagkakasala si Chinyu at lalo siyang nabalisa. Sa wakas, pumasok ang secretary na may ilang hibla ng buhok. Chinyu, ano ang sinusubukan mong gawin? Sabi ng secretary na may malamig na ekspresyon. Hindi sinagot ni Chinyu ang tanong, ngunit nagtanong, sigurado ka bang ito ang buhok ni Miss Yan? Obviously, naiinip na sabi ng sekretarya. Tumango si Chinyu. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, maaari kang lumabas muna. Ano sa lupa ang gusto mong gawin? Ang sekretarya ay lalong naguguluhan sa inaasal ni Chinyu. Labas! Agad na sumigaw si Chinyu. Nagngangalit ang sekretarya. Kahit galit siya ay hindi siya nawala ng galit. Pagkalabas ng sekretarya, inabot ni Chinyu at kinurot ang isang hibla ng buhok. Huminga siya ng malalim at kinagat ang daliri bago nagbuhos ng isang patak ng dugo sa hangin. Kasabay nito, ang isang madilim na pulang ilaw ay dahan-dahang lumiwanag sa kanyang daliri. Mabilis na pumulupot ang liwanag sa hibla ng buhok at lumutang sa hangin para sumanib sa patak ng dugo. Ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan na iniwan ng kanyang ama. Ito ay lubhang nakakapinsala sa katawan at maaaring makaapekto sa kanyang hinaharap na landas sa pagsulong. Gayunpaman, wala nang pakialam si Chinyu ngayon. Hanggat mahanap niya si Yan Rozo, handa si Chinyu na gawin ang lahat. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Ang iskarlote na liwanag ay parang lampara na nagbibigay liwanag sa buong silid. Phew! Nagluwa si Chinyu ng isang subo ng dugo. Puno na rin ng pawis ang kanyang noo. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang bumukas ang mga mata ni Chinyu. Mabilis ding nawala ang ilaw sa kwarto. Bumalik sa kalmado ang lahat. Tumayo si Chinyu na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos, tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Sa oras na ito, naghihintay ang sekretarya sa labas ng pinto. Nang makita niya si Chinyu, nagtanong ang sekretarya, saan ka pupunta? Tinulyapan siya ni Chinyu at malamig na sinabi, nahanap ko ang lokasyon ni Miss Yan. Ibabalik ko si Miss Yan ng ligtas. Nahanap mo siya. Natigilan ang sekretarya. Gusto niyang magtanong pa, ngunit mabilis na lumabas si Chinyu at iniwan ang manor ng pamilya Yan sa kanyang sasakyan. Kabanata 84, kayong mga lalaking deserve to die. Isang napakalayo na burol. Ang lugar na ito ay kakaunti ang populasyon at napapaligiran ng mga masukal na kagubatan. Dito sa lugar na tinalikuran ng Diyos, wala man lang signal ng cellphone. Sa isang kuweba, dalawang matipunong lalaki na may mga tato ang nagbabantay sa isang magandang babae. Boss, ang ganda talaga ng babaeng ito, sabi ng isa sa mga malalaking lalaki na may masamang tingin. Napalunok din ang isa pang matipunong lalaki. Hindi pa sila nakakita ng ganito kagandang babae sa buong buhay nila. Boss, bakit hindi muna tayo magsaya? Tanong ng isa sa matipunong lalaki. Sumimangot ang isa pang lalaki at ikinaway ang kamay. Kalimutan mo na. Sinabi ng kliyente na huwag natin siyang saktan. Ang taong nakatali sa upuan ay si Yan Rozo. Sa sandaling ito, walang bahid ng gulat sa mukha niya. Siya ay lubos na kalmado, na ikinalungkot ng mga matipunong lalaki. Alam mo ba ang kahihinat na ng pagkidnap sa akin? Tumingin si Yan Rozo sa dalawang lalaki at walang pakialam na sinabi. Hehe, ano kayang kahihinat nan? Aalis ako pagkatapos kong makuha ang pera. Nakangiting sabi ng isa sa kanila. Isang walang pakialam na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yan Rozo. Boss? Mananatili ba tayo dito ng dalawang araw? Nakasimangot na sabi ng isa. Maaari tayong kumita ng 20 milyon sa loob ng dalawang araw. Saan pa tayo kikita ng napakaraming pera? Huwag kang walang kabusugan. Kinawayan ng ibang tao ang kanyang kamay at sinabing. Lumipas ang oras bawat minuto. Si Chinyu ay nagmamadaling pumunta rito. Ang mga sasakyan sa kalsada ay patuloy na umaatres, ngunit ang gulat ni Chinyu ay hindi hamupa ni Katie Ting. Kung may nangyari kay Yan Rozo, magiging miserable si Chinyu sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa wakas, makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan sa paanan ng bundok. Si Chinyu,
Ang kanyang mga kamao ay walang kamalay-malay na nakakuyom, itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang maliit na bundok. Isang nakamamatay na aura ang lumabas sa kanya. Kahit sinong makakita nito ay manganginig. Sa kuweba, patuloy na sinusukat ng dalawang matipunong lalaki si Yan Rozo. Sa pagtingin sa makinis na balat ni Yan Rozo, patuloy na lumulunok ang dalawang lalaki. May napakagandang babae sa harapan namin, pero hindi namin siya mahawakan. Kawawa naman, sabi ng isa sa kanila. Ang mga mata ng isa pang matipunong lalaki ay patuloy na lumilibot. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. F**k, hindi bagay. Maya-maya pa ay tatakas na tayo. Kung matulog tayo sa kanya at direktang pumunta sa ibang bansa, sino ang makakahanap sa atin? Sa wakas ay hindi na nila ito napigilan. Sa ikalawang araw, tumayo sila at naglakad patungo kay Yan Rozo. Medyo naging malamig ang ekspresyon ni Yan Rozo. Sa pagharap sa gayong mga desperado, wala rin magawa si Yan Rozo. Mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti, malamig na babala ni Yan Rozo. Matagal na naming pinag-isipan ito, nakangiting sabi ng dalawang matipunong lalaki. Ang makapaglaro sa isang magandang babae na tulad mo sa loob ng dalawang araw, kahit hindi namin makuha ang pera, makukontento pa rin kami. Iniunat nila ang kanilang mga kamay at hakbang-hakbang na lumapit kay Yan Rozo. Nang makita nilang palapit na sila ng palapit sa kanya ay bumilis ang paghinga nilang dalawa. Nang malapit na nilang hawakan si Yan Rozo, biglang lumipad na parang bala ang isang bato. Ang batong ito ay nagkataong tumama sa isang kamay ng mga lalaki. Sa isang iglap, natusok ang palad at tumambad ang mga puting buto. Isang madugong amoy agad ang lumabas. Ikaw, nililigawan mo si kamatayan. Nagbigay si Chinyu ng mamamatay tao na aura na maaaring maramdaman ni Yan Rozo, na nasa malayo. Kulat na tumingin si Yan Rozo kay Chinyu. Alam niyang tiyak na may darating para iligtas siya, ngunit hindi niya inaasahan na ang unang taong mahahanap ay si Chinyu. Miss Yan? Okay ka lang. Tumingin si Chinyu kay Yan Rozo at nag-aalalang nagtanong. Gumiti si Yan Rozo at sinabing, kung dumating ka ng ilang sandali, maaaring may nangyari na talaga. Di man, saan nanggaling ang beastard na ito? How dare niyang sirain ang kasiyahan natin? Tinakpin ng matipunong lalaki ang kanyang mga kamay at sinabing masakit. Gusto mo bang iligtas ang dalagang nasa kagipitan? Tapos sisirain ko tong babaeng te sa harap mo. Gumisi naman ang isa pang matipunong lalaki. Nang marinig niya ito, agad na umabot sa sukdulan ang galit ni Chinyu. Sa puso ni Chinyu, si Yan Rozo ay isang marangal at hindi malabag na babae. Kahit si Chinyu mismo ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang maalay na pag-iisip. Ngunit ang dalawang lalaking ito ay talagang nang ahas na magkaroon ng gayong hindi tamang pagnanasa kay Yan Rozo. Ikaw, ay nililigawan si kamatayan. Naikuyom ni Chinyu ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan ay naging mas malakas, at isang pakiramdam ng pang-aapi ay lumabas. Nagbago ang ekspresyon ng dalawang matipunong lalaki. Sa ilang kadahilanan, talagang nakaramdam sila ng takot. Timan it, bilasan mo at patayin ang batang ito. Malakas na sigaw ng isa sa kanila. Nang matapos siyang magsalita, sinugod ng dalawang lalaki si Chinyu. Matagal nang nawala ang pasensya ni Chinyu. Umakbang siya pasulong at itinaas ang kanyang paa para durugin ang kanyang nikap. Hooray! Isang masakit na panagoy ang umalangaungaw sa buong lambak. Hindi tumigil doon si Chinyu. Inabot niya at hinawakan ang leeg ng dalawang matipunong lalaki para iyanggat sila sa ere. Sabihin mo sa akin, sino ang nagsabi sa iyo na gawin ito? Pinigilan ni Chinyu ang kanyang layuning pumatay at malamig na sinabi. Ang dalawang matipunong lalaki ay nagpupumigla sa ere, ngunit nalaman nilang hindi sila makakawala. Ang takot sa kanilang mga puso ay umabot sa rurok nito sa isang iglap. Huwag mo kaming patayin, hirap nilang ibinuga ang mga salitang ito. Sabihin mo dali, pilit na umungol si Chinyu, labis na tinatakot ang dalawang lalaki na agad nilang nabasa ang kanilang pantalon. Ito ay, Jiaogang iyon. May tumawag sa Jiaogang na humiling sa atin na gawin ito.
Ang dalawang matipunong lalaki ay hindi nang ahas na magtago ng anuman at agad na itinapon ang mga butil kay Zhao Gang. Nang marinig niya ang pangalang ito, mas naging malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Zhao Gang, hindi kita pinatay, ngunit talagang naglakas loob kang magplano laban sa akin, at gumawa pa ng hakbang laban kay Miss Yan. Nanginginig ang katawan ni Qin Yu dahil sa kanyang galit. Demon it, hindi dapat ako naging malambot ang puso. Dapat ay pinatay ko na siya ng mas maaga, nagkasala si Qin Yu sa mahinang boses. Kung mas maaga niyang pinatay si Zhao Gang, hindi sana maranasan ni Miss Yan ang ganitong uri ng paghihirap. Sir, nasabi na namin sa iyo, kaya pwede bang patawarin mo kami, ang dalawang matipunong lalaki na may hapis na sabi. Malamig na tiningnan ni Qin Yu ang dalawa at sinabing, mamamatay ang sinumang maglakas loob na hawakan si Yan Rozo. Pagkatapos sabihin iyon, nagpuwersa si Qin Yu gamit ang kanyang kamay at direktang binali ang leeg ng dalawang lalaki. Dalawang matipunong lalaki ang agad na bumagsak sa lupa at may mantsa ng dugo sa lupa. Kabanata 85, Pagtutuos. Matapos niyang patayin ang dalawang taong ito, hindi na nawala ang galit ni Qin Yu. Mabilis siyang naglakad sa harapan ni Yan Rozo at iniunat ang kanyang kamay para maputol ang lubad sa katawan ni Yan Rozo. Medyo namutla ang mukha ni Yan Rozo. Hindi dahil kinidnap siya, kundi dahil sa dalawang bangkay. Noon lang naalala ni Qin Yu na hindi niya dapat pinatay ang mga tao sa harap ni Yan Rozo. Pero noong mga oras na iyon, nabulag na siya sa galit, kaya paano niya iyon naisip? Ayos ka lang ba? Hinarang ni Qin Yu ang pagtingin ni Yan Rozo upang maiwasan niyang makita ang mga bangkay. Umiling si Yan Rozo at sinabing, okay lang ako. Mabuti yan. Umuwi na tayo. Yumuko si Qin Yu, pagkatapos ay binuhat si Yan Rozo sa kanyang mga bisig at naglakad pababa ng bundok. Nakahiga sa mga bisig ni Qin Yu, pakiramdam ni Yan Rozo ay lubos na ligtas. Tumangala siya sa mukha ni Qin Yu at hindi maiwasang mapangiti. Ang ganitong uri ng mainit na pakiramdam ay nagparamdam kay Yan Rozo, isang matigas at mapagmataas na babae, na mahiyain. Naglakad sila pababa ng bundok. Pinuhat ni Qin Yu si Yan Rozo sa kotse at pagkatapos ay sumugod sa manor ng pamilya Yan. Miss Yan, kasalanan ko po lahat. Ipinapangako ko na hindi na mauulit, sabi ni Qin Yu sa malalim na boses habang nagmamaneho. Umiti si Yan Rozo at sinabing, hindi mo ito kasalanan sa simula. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo sila sa pagiging masyadong matapang. Napabuntong hininga si Qin Yu. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Miss Yan, sabihin mo sa mga bodyguard mo na bumalik. Hindi ko kailangan ng proteksyon, sabi ni Qin Yu na bahagyang buntong hininga. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Yan Rozo na medyo nagulat. Anong dal-dal? Pagkatapos, hindi mapigilan ni Yan Rozo na umungol sa mahinang boses. Hindi nagtagal ay dumating na ang sasakyan sa manor ng pamilya Yan. Sa oras na ito, ang mga nangungunang bigwig ng Jiang Cheng ay nagtipon sa manor ng pamilya Yan. Mukha silang balisa at may halong damdamin. Kung may nangyari kay Yan Rozo sa Jiang Cheng, magiging mahirap itong harapin. Bumalik na si Miss Yan. Sa sandaling ito, may sumigaw at lahat ay sumugod patungo kay Yan Rozo. Miss Yan? Okay ka lang. Tinakot mo kami hanggang mamatay. Nangangako akong sisiyasatin kaagad ang mga isyu sa kaligtasan ni Jiang Cheng. Magpapadala ako ng isang tao na protektahan si Miss Yan 24/7 mamaya. Sunod-sunod na nagsalita ang lahat na may matagal na takot. Ikinaway ni Yan Rozo ang kanyang kamay at sinabing, pwede na kayong bumalik. Medyo pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Ito, nagkatinginan ang lahat ng hindi alam ang gagawin. Hinihiling kayo ni Miss Yan na umalis, para makaalis na kayo. Kinawayan ng sekretarya ang kanyang kamay at sinabing. Pagkarinig nito, sunod-sunod na umalis ang lahat. Pagkaalis nilang lahat, tumingin ang sekretarya kay Qin Yu at bahagyang ngumuso. Sa kabutihang palad, ayos lang si Miss Yan. Hindi siya pinansin ni Qin Yu. Tumingin siya kay Yan Rozo at sinabing, Miss Yan, dapat kang magpahinga ng maaga. Hindi kita iistorbahin. Saan ka pupunta? Tinawag ni Yan Rozo si Qin Yu.
Nakaharap ang likod ni Chin Yu kay Yan Rozo. Huminga siya ng malalim at sinabing, wala kahit saan. Dapat na akong umuwi at magpahinga. Pagkasabi nito, mabilis na lumabas si Chin Yu sa manor ng pamilya Yan. Emph! Ang kulit. Uuwi na siya at magpapahinga ng ganun lang. Napakabastos. Hindi napigilan ng sekretarya na mapaungol. Tinulyapan siya ni Yan Ruozo at sinabing, sa tingin mo ba gusto na niyang umuwi? Natigilan ang sekretarya at mabilis na nagtanong, Miss Yan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Yan Ruozo, ngunit bahagyang bumaantong hininga at sinabing, tawagan ang mga nakatataas upang matiyak ang kaligtasan ni Chin Yu at kumuha ng taong maglilinis sa mga resulta. Taglit na nag-alinlangan ang sekretarya at mabilis na nag-react. Hindi umuwi si Chin Yu. Hahanapin niya ang salarin. Miss Yan, baka hindi ko na kailangang ipatawag ang sinuman. Umiling ang sekretarya. Sinabi ko na sa guro, nagalit nang marinig niya ang balita at ipinaalam na sa lahat ng tauhan sa rehiyon ng Chuzhou. Nagpadala sila ng isang pangkat ng mga espesyal na puwersa sa Jiangcheng. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yan Ruozo na sumimangot. Tumahimik ka. Sumigaw si Yan Ruozo sa malamig na boses. Walang lakas ng loob na gumawa ng ingay ang sekretarya. Hindi napigilan ni Yan Ruozo na kuskusin ang kanyang makinis na noo sa galit. Miss Yan? Sino ang may kasalanan nito? Ilang sandali pa, lumakad ang sekretarya at nagtanong ng pansamantala. Hindi sinagot ni Yan Ruozo ang tanong na ito, ngunit nasa isip na niya ang sagot. Siguradong hindi si Zhao Gang, ang binanggit ng mga gangster, kundi ibang tao. Uwi. Sa sandaling ito, nagmamadali si Chin Yu patungo sa pamilya Zhao. Ang pamilya Zhao ay nanirahan sa Dragon Paradise, ang parehong kapitbahayan tulad ng Chin Yu. Sa sandaling ito, pabalik-balik si Zhao Gang sa kanyang silid. Honey, ano ba talaga ang nangyari? Bakit masama ang kutob ko? Sabi ni Suya na nakakunot ang noo. Walang sinabi si Zhao Gang, ngunit siya ay natakot. Dalawang beses niyang tinawagan ang dalawang gangster, ngunit hindi sila nakalusot. Mangyaring huwag hayaang may mangyari, bulong ni Zhao Gang sa nanginginig na boses. Sa sandaling ito, biglang sumili ang figure sa pintuan. Naalarma si Zhao Gang, na kinakabahan na. Sino te? Sinong nasa labas? Sigaw ni Zhao Gang. Tahimik sa labas ng pinto. Honey? Sino nandyan? Hindi ka ba masyadong paranoid? Ungol ni Suyan. Pinunasan ni Zhao Gang ang pawis sa kanyang noo at sinabi sa mahinang boses, sana nga. Kotcha! Sa sandaling ito, ang pinto ng silid ay marahas na binasag. Tapos, may pumasok na lalaki. Kabanata 86, dumating ang kanyang ama. Malamig at mabangis ang ekspresyon ng lalaki. Obvious naman na hindi siya dapat pagtripan. Sino? Sino ka? Pinigilan ni Zhao Gang ang kanyang takot at sinabi sa nanginginig na boses. Hindi nagsalita ang lalaki. Malamig lang ang sinabi niya, may nagbayad para sa isang hit sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, papakawalan kita ng mas komportable. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad ang lalaki patungo kay Zhao Gang. Sabi ni Zhao Gang sa takot, huwag kang lalapit. Kung hindi, hindi kita bibitawan. Walang sinabi ang lalaki. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan si Zhao Gang. Ang kanyang mga daliri ay parang matatalas na talam. Kung sino man ang nahuli niya ay patay na karne. Bang! Sa sandaling ito, muling bumukas ang pinto. Huminto ang lalaki. Chin Yu? Ikaw? Dumating ka sa tamang oras. Iligtas mo kami dali. Sinamantala ni Zhao Gang ang pagkakataong ito at nagmamadaling tumakbo sa gilid. Hindi siya pinansin ni Chin Yu. Pinandilatan niya si Zhao Gang at sinabing, Zhao Gang, hindi ko binalak na ayusin ang score sa iyo, pero anong lakas ng loob mong subukang magplano laban kay Miss Yan? Kailangan kitang patayin ngayon. Dapat kitang patayin. Agad na mutla ang mukha ni Zhao Gang. Siya ay nalantad. Alam ba talaga ni Chin Yu? Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala akong ideya sa sinasabi mo. Hinanda ni Zhao Gang ang sarili at sinabi. Kinagat ni Chin Yu ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi kita bibigyan ng anumang pagkakataon na magpaliwanag. Sino ka?
Sa sandaling ito, biglang nagtanong ang assassin sa malamig na boses. Sumulyap si Chin Yu sa kanya at malamig na sinabi, "Magwala ka. Gaanong kabastusan?" Nagalit ang assassin. Bahagyang kumunot ang noo ni Chin Yu. Tiningnan niya ang assassin at sinabing, "Gusto mo rin bang mamatay? Depende yan kung may kakayahan ka o wala." Galit na sigaw ng assassin at sinunggaban si Chin Yu. Wala sa mood si Chin Yu na makipagkulitin sa kanya. Naikuyom niya agad ang kamao niya at sinuntok siya. Halos maubos ng suntok na ito ang lahat ng lakas ni Chin Yu at agad na nabali ang kamao ng assassin. Kasunod nito, sinuntok ni Chin Yu ang dibdib ng assassin. Ang mamamatay tao, ang kanyang mga mata na puno ng hindi makapaniwala, ay nakatitig ng walang laman sa dagwang butas sa harap ng kanyang dibdib. Napasigaw si Suyan sa madugong eksena. "Tumahimik ka!" Galit na galit si Chin Yu. Tinipa niya ang isang dumi kay Suyan. Nataman lang ng dumi ang bibig ni Suyan. Matapos harapin ang assassin na ito, hakbang-hakbang si Chin Yu patungo sa Zhao Gang. Malamig niyang tiningnan si Zhao Gang at sinabing, "Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan nito? Naging mabait ako para iligtas ka, ngunit talagang naglakas loob kang magplano laban kay Miss Yan, hindi ka talaga mapapatawad." Sa sandaling ito, si Zhao Gang ay natakot na sa kamatayan. Walang tigil na nanginginig ang buong katawan niya, ni hindi siya makatayo. "Chin Yu, mangyaring iligtas ako. Ito ay, si Shen Tian ang humiling sa akin na gawin ito. Wala itong kinalaman sa akin. Wala itong kinalaman sa akin." Si Zhao Gang ay lumuhad sa lupa na may plop at patuloy na nakayuko. Naging malamig ang ekspresyon ni Chin Yu. Si Shen Tian talaga ang nagsulsul nito. Noong una, binalak na ni Chin Yu na palayain ang pamilya Shen. Hindi niya inaasahan na gagawin talaga ni Shen Tian ang ganoong bagay. "Hindi na ako magiging malambot ang puso sa sinuman sa aking buhay kailanman." Ang puso ni Chin Yu ay lalong nanlamig sa sandaling ito. Sa pagtingin kay Zhao Gang, na malungkot na nagmamakaawa sa kanya sa lupa, si Chin Yu ay walang kahit kaititing na awa. Itinaas niya ang kanyang paa at tinapakan ang ulo ni Zhao Gang. Ang ulo ni Zhao Gang ay dumanas ng napakalaking puwersa na agad itong sumabog tulad ng isang pakwan. Sa sobrang takot ni Suyan ay muntik na siyang mawala ng malay. Hindi niya pinansin ang sakit ng kanyang bibig at lumuhad sa lupa para humingi ng awa, "Chin Yu, alang-alang sa ating pagiging mag-asawa sa loob ng maraming taon, mangyaring iligtas ang aking buhay. Hindi ko alam ang tungkol dito. I swear." Sa pagtingin kay Suyan, wala ng pasensya si Chin Yu. Mas gugustuhin niyang pumatay ng 1,000 inosenteng tao kaysa palayain ng isang taong nagkasala. Akmang kikilos na si Chin Yu, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono at nakitang si Yan Ruozo ang tumatawag. Sumulyap si Chin Yu kay Suyan, pagkatapos ay naglakad sa gilid bitbit ang telepono. "Miss Yan, anong problema?" tanong ni Chin Yu sa telepono. Sinabi ni Yan Ruozo, "Nasaan ka ngayon?" Nagsinungaling si Chin Yu, "Ako, nasa bahay ako. Nasa gate ako ng Dragon Paradise Villa. Tumahan mo ako sa kabisera ng probinsya," sabi ni Yan Ruozo sa mapang-akit na tono ng boses. Natahimik sandali si Chin Yu at sinabing, "Okay." Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin si Chin Yu kay Suyan. "Suyan, simula ngayon, ikaw at ako ay walang kinalaman sa isa't isa. Siyempre, binabalaan din kita na mas mabuting huwag mong sabihin sa isang kaluluwa ang tungkol dito," malamig na sabi ni Chin Yu. Pagkasabi nito, mabilis na sumugod si Chin Yu sa pintuan. Sa pintuan, naghihintay ang isang Maybach. Pagkasakay ni Chin Yu sa kotse, mabilis na pinaharurot ang sasakyan patungo sa kadiliman. "Pinatay mo si Zhao Gang?" tanong ni Yan Ruozo. Alam ni Chin Yu na hindi niya ito metatago, kaya tumango siya. Wala nang sinabi pa si Yan Ruozo tungkol dito. O tama, ito ay binalak ni Shen Tian. Sa oras na ito, tila may naisip si Chin Yu at mabilis na sinabi. Bago pa makapagsalita si Yan Ruozo, bahagyang bumaantong hininga ang sekretarya. "Sa tingin mo ba hindi alam ni Miss Yan? Kung hindi, bakit tayo pupunta sa kabisera ng probinsya?" Ibinuki ni Chin Yu ang kanyang bibig at hindi maiwasang mapangiti ng mapait.
Sa sandaling ito, sa pamilya Shen sa kabisera ng probinsya. Ang pamilya ni Shen yun ay napuno ng pagkabalisa, at lahat ay may takot sa kanilang mga mukha. Kasalanan mo ang lahat, beastard ka. Tinampal muli ni Shen yun ang mukha ni Shen Tian. Tinakpin ni Shen Tian ang kanyang mukha at bangulong, Tai, hindi talaga seryoso ang mga bagay gaya ng iniisip mo. Walang paraan na malalaman ng pamilya yan na ginawa namin ito. F-sick ka. Idiot ka. Puno ng pagkabigo ang mukha ni Shen yun. Kung alam niya ng mas maaga, hindi siya magpapakasawa sa Shen Tian ng ganito. Sa sandaling ito, biglang huminto ang isang sasakyan sa labas ng pinto. Sa sandaling huminto ang sasakyan, nakita nila ang isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na bumaba sa kotse. Siya ay matangkad at may hangin ng grasya. Mahina ang kanyang mga yabag at sa tabi niya ay may dalawang bodyguard. Nang makita niya ang lalaking ito, ang ekspresyon ni Shen Yun ay agad na naging sobrang pangit. Pati katawan niya nagsimulang manginig. Yan? Yan Yongxiu. Bakit? Bakit siya nandito? Nanginginig na si Shen Yun na parang dahon. Dahil ang lalaking ito ay walang iba kundi ang ama ni Yan Ruozhou, ang anak ni Old Mr. Yan. Kabanata 87, ang mayabang na si Shen Tian. Ang pagdating ni Yan Yongxiu ay ikinabigla ni Shen Yun. Ito ay sapat na upang ipakita na ito ay halos imposible para sa usaping ito na maayos. Shen Tian, tandaan mo mamaya. Kahit anong sabihin niya, hindi mo dapat aminin na may kinalaman sa iyo ang bagay na ito, understand? Nag-aalalang sigaw ni Shen Yun. Hindi pa rin nabigla si Shen Tian. Tumanggaw lang siya at sinabing, naiintindihan ko. Si Shen Yun ay labis na hindi mapalagay. Sa harap ng isang taong tulad ni Yan Yongxiu, wala sa kanyang mga tagumpay at katayuan ang dapat banggitin. Sa lalong madaling panahon, dinala ni Yan Yongxiu ang mga tao para itulak ang pinto at pumasok. Ang ekspresyon ni Yan Yongxiu ay kalmado at walang pakialam. Gayunpaman, ang kanyang nakakatakot na aura ay nagpanginig sa mga tao. Maging si Shen Tian, na sobrang matapang, ay medyo natakot sa sandaling ito. Dahil ang presensya ni Yan Yongxiu ay masyadong kahanga-hanga. Kahit ang gobernador ay hindi kasing intimidate niya. Ginoo, Mr. Yan? Bakit ka nandito? Pinigilan ni Shen Yun ang takot sa loob at sinabing may nakakatakot na ngiti. Tinulyapan siya ni Yan Yongxiu nang walang pakialam at hindi umimik. Agad na inilipat ng bodyguard sa tabi niya ang isang upuan at inilagay ito sa likod ni Yan Yongxiu. Dahan-dahang umupo si Yan Yongxiu at ang katabi niya ay nagsindi ng tabako para sa kanya. Tahimik ang silid, ngunit habang naging ganito, mas natakot si Shen Yun. Ang pagharap sa gayong tao ay isang uri ng psikolohikal na pagpapahirap. Ito ay hindi mabata. Lalong lumalabas ang pawis sa noo ni Shen Yun. Nanginginig ang katawan niya at muntik na siyang matamba sa lupa. Dahan-dahang bumuga ng usok si Yan Yongxiu. Tumingin siya kay Shen Yun at walang pakialam na sinabi, Shen Yun, mayroon kang lakas ng loob. Nang marinig niya ito, nanlambot ang katawan ni Shen Yun at agad siyang bumagsak sa lupa. Ginoo, Mr. Yan? Hindi ko naiintindihan ang iyong mga salita, hinanda ni Shen Yun ang sarili at sinabi. O talaga? Nagtaas ng kilay si Yan Yongxiu. Sumimhot siya ng kanyang tabako at nakangiting sinabi, sa tingin mo ba makabuluhan ang pagsisinungaling sa harap ko? Nanginig muli ang katawan ni Shen Yun. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi sa nanginginig na boses, Mr. Yan, hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko maintindihan, unti-unting naging malamig ang ekspresyon ni Yan Yunheng. Pagkatapos ay ipapaalala ko sa iyo. Ang huling taong nagplano laban sa aking anak na babae ay ang pamilya ng Sun. Dapat mong malaman ang tungkol sa kapalaran ng pamilya Sun ng napakalinaw. Nang marinig niya ang mga salitang ito, muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Shen Yun. Ang Sun family ng Jingdo. Noon, isa rin silang top class na blue blood na pamilya sa Jingdo. Gayunpaman, ang pamilyang Sun, na kilalang kilala noong panahong iyon, ay nabangkarote sa loob ng ilang araw. May bulong-bulungan na ang mga matatanda at anak ng pamilya Sun ay nawala. Ang pangyayaring iyon ay kagilahilala sa Jingdo noon, ngunit walang nakakaalam kung ano mismo ang nangyari.
May ilang nagsabi na hindi maganda ang pamamalakad ng pamilya Son, at ang ilan ay nagsabi na ang pamilya ng Son ay nag-provoke ng isang tao na hindi nila dapat i-provoke. Ngunit walang nakakaalam na ito ay talagang ginawa ng pamilya yan. Lumuhad si Shenyun sa lupa na may plop. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa lupa, at hindi man lang siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo para tingnan si Yan Yongshu. Ginoo, Mr. Yan, ang insidenteng ito ay talagang walang kinalaman sa pamilya Shen. Mahigpit na itinikom ni Shenyun ang kanyang mga ngipin. Alam na alam niya sa loob na hindi niya ito maamin kahit anong mangyari. Dahil kapag inamin niya ito, hinding-hindi sila bibitawan ng pamilya Yan. Tumingin si Yan Yongshu kay Shenyun at malamig na sinabi, itaas mo ang iyong ulo at tumingin sa akin. Nininigas ang katawan ni Shenyun at sinabi niya sa nanginginig na boses, I don't dare. Sabi ko iyanggat mo ang ulo mo. Agad na sumigaw si Yan Yongshu. Ang sigaw na ito ay labis na natakot kay Shenyun kaya nahulog siya sa lupa. Pinilit niyang bumangon mula sa lupa at inayos ang sarili para tingnan si Yan Yongshu. Habang tinitingnan niya ang nagyayelong mukha ni Yan Yongshu, si Shenyun ay nanginginig na parang salon. Malamig na tiningnan ni Yan Yongshu si Shenyun at sinabing, sa tingin mo ba kailangan ko ng ebidensya kung gusto kitang paalisin? Natigilan si Shenyun at agad na napaupo sa lupa. Oo, ang pamilya Yan ay hindi nangangailangan ng ebidensya. Sa sandaling pinaghihinalaan sila ng pamilya Yan, halos wala ng pagkakataong mabuhay. Sinulyapan ni Yan Yongshu si Shen Tian, na nasa hindi kalayuan, at walang pakialam na nagtanong, ito ang anak mo. Nagmamadaling sumagot si Shen Yun, oo, Mr. Yan. Ito ang aking anak, si Shen Tian. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Shen Yun at sumigaw, batiin mo siya. Kahit na nararamdaman ni Shen Tian ang malakas na aura na nagmumula kay Yan Yongshu, siya, na naging spoiled, ay hindi pa rin nakakaramdam ng takot. Humuso siya at sinabi na ng tatay ko na walang kinalaman sa amin ang bagay na ito. Bakit napaka-unreasonable mo? Nang marinig niya ang mga salitang ito, galit na galit si Shen Yun na halos mawala ng malay. Ano bang sinasabi mo, bastard ka? Humingi ng tawad kay Mr. Yan. Nagmamadaling sumigaw si Shen Yun. Walang ingat pa rin sinabi ni Shen Tian, kahit nakilalang pamilya ka sa Jingdo, kailangan mo pa rin ng ebidensya. Anong karapatan mong sabihin na may kinalaman ito sa amin? Nakatingin sa matigas ang ulo na si Shen Tian, hindi napigilan ni Yan Yongshu na matawa. Kawili-wili. Hinaplos ni Yan Yongshu ang upuan, at ang sulok ng kanyang bibig ay kumulat sa isang malamig na ngiti. Abay walang pakundangan. How dare you talk to Mr. Yan like this? Nililigawan mo ba si kamatayan? Galit na umungal ang bodyguard sa tabi ni Yan Yongshu. Malamig na bomantong hininga si Shen Tian. Chujo ito? Hindi Jingdo. Tsaka dalawa lang kayo. Hanggat tumatawag ako, ginagaranti ako na hindi ka makakaalis sa Chujo, hindi ka naniniwala sa akin. Galit na galit si Shen Yun sa kamangmangan at kay abangan ni Shen Tian kaya muntik na siyang matamba. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Yan Yongshu ay unti-unting naging malamig. Tapos na, alam ni Shen Yun na ang bagay na ito ay malamang na walang puwang para sa pagkakasundo. Bumagsak siya sa lupa na may bakanting tingin sa kanyang mga mata. Si Shen Tian ay patuloy na tumingin kay Yan Yongshu ng mayabang habang sumisinghot ng malamig at sinabing, nagawa mo na akong hindi masaya. Ang isang malakas na dragon ay hindi maaaring sugpuin ang isang lokal na ahas. Ngayon, paparusahan ko kayong lahat. Malamig na tiningnan ni Yan Yongshu si Shen Tian ng walang sinasabi. Kinuha ni Shen Tian ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial ng numero. Pagkatapos tumawag, minisyon ni Shen Tian at sinabing, maligo ka na. Hindi pa huli ang lahat. Kung hindi, sisiguraduhin kung hindi mo makikita ang araw bukas. Ganoon ba? Gumiti si Yan Yongshu nang walang pakialam. Maraming taon na ang nakalipas mula nang may nang-ahas na magsalita sa akin ng ganoon. Itinaas ni Yan Yongshu ang kanyang ulo at bumantong hininga. Bahagyang ngumuso si Shen Tian at sinabing, nabigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang hindi pinahalagahan. Huwag mo akong sisihin. Ginoo. Yan, nandito na sila.
Sa sandaling ito, sinabi ng bodyguard sa tabi ni Yan Yongxiu. Nang matapos siyang magsalita ay biglang may narinig na tunog ng mga helicopter mula sa labas ng pinto. Hindi mabilang na mga laser ang dumaan sa bintana at direktang lumiwanag sa bahay. Bilang karagdagan, mayroong 12-12 ng mga nakabaluti na sasakyan at daan-daang ganap na armadong mga sundalo sa labas. Kabanata 88, ang kapangyarihan ng pamilya Yan. Nang makita niya ang eksenang ito, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Shen Tian. Ito. Ano ang nangyari sa sitwasyong ito? Bakit narito ang mga tao mula sa rehiyon ng Chuzhou? Mga tao sa loob, makinig kayo. Napapaligiran ka. Ibaba mo ang mga armas mo. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa labas. Napapaligiran. Ibaba mo ang iyong mga armas. Ano ang ibig sabihin nito? Napatulala si Shen Tian. Bakit parang kikidnapin siya ng mga ito? Sa sandaling ito, tumingin si Yan Yongxiu kay Shen Yun at walang pakialam na sinabi, Shen Yun, hindi ba gusto mo ng ebidensya? Bibigyan kita ng isa ngayon. Inagaw mo ang isang mangangalakal ng Jingdo at pinagbantaan siya. Ang iyong krimen ay hindi mapapatawad, malamig na sabi ni Yan Yongxiu. Agad na naintindihan ng ama at anak ng pamilya Shen. Dahil wala silang mahanap na ebidensya ng pagkidnap kay Yan Rozo, gagawa sila ng panibagong krimen ng kidnapang. Walang sino man ang makakapag-alis sa kanilang sarili sa akusasyon. Ikaw, nagsinungaling ka sa akin. Nag-aalalang sabi ni Shen Tian. Falsely incriminating. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa akin o sa iyo? Walang pakialam na sabi ni Yan Yongxiu. Agad na naiinip si Shen Tian, ngunit wala siyang maisip na paraan para harapin ito. Nakahinga ng maluwag si Shen Yun. Mas mabuti pang makulong kaysa mapatay. Salamat sa pagpapakita ng awa, Mr. Yan. Lumuhad si Shen Yun sa lupa at desperadong yumoko. Shen Yun? Malamig na tawag ni Yan Yongxiu. Nagmamadaling itinaas ni Shen Yun ang kanyang ulo at tumingin kay Yan Yongxiu. Pinibigyan kita ng pagkakataon ngayon, walang pakialam na sabi ni Yan Yongxiu. Basta umamin ka sa kidnapping, kaya kung iligtas ang anak mo, tinuro ni Yan Yongxiu si Shen Tian at sinabing. Nang marinig ito, nagmamadaling umiling si Shen Yun at sinabing, Mr. Yan, hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadali pa si Shen Yun na tumingin kay Shen Tian. Sa kasamaang palad, hindi lamang pinansin ni Shen Tian si Shen Yun, kundi tumakbo pa siya papunta kay Yan Yongxiu at nag-aalalang sinabi, oo, ang bagay na ito ay ginawa ng aking ama. Wala itong kinalaman sa akin. Nang marinig ang mga salita ni Shen Tian, natigilan si Shen Yun sa mismong lugar. Ikaw, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Galit na sigaw ni Shen Yun. Panik na sabi ni Shen Tian, Tay, umamin ka kaagad, bata pa ako. Ayokong makulong. Ginoo. Sabi niyan basta umamin ka na, bibitawan na niya ako. Aminin mo dali. Matanda ka na. Kahit mamatay ka, walang awa, bata pa ako. Halos hindi makapaniwala si Shen Yun na ang mga salitang ito ay nagmula sa bibig ng kanyang sariling anak. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng labis na panghihinayang si Shen Yun. Masyado niyang pinagsisihan ang pagpapasya kay Shen Tian. What goes around comes around, walang pakialam na sabi ni Yan Yongxiu. Napuno na ng luha ang mukha ni Shen Yun. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Yan Yongxiu at sinabing may hapis, Mr. Yan, ang bagay na ito, ay ginawa ko. Wala itong kinalaman sa anak ko. Please, please let him go. Ginoo, Yan, narinig mo. Inamin na ng tatay ko. Pwede na ba akong umalis? Nag-aalalang sabi ni Shen Yun. Malamig na tiningnan ni Yan Yongxiu si Shen Tian at umiling. Ang pagkidnap sa aking anak ay isang hindi mapapatawad na krimen. Pagkasabi nito, dahan-dahang tumayo si Yan Yongxiu at tumalikod para umalis. Agad na natarante si Shen Tian. Sumigaw siya ng desperadong, Mr. Yan, sabi mo bibitawan mo ako. Hindi mo na maibabalik ang iyong salita. Sa kasamaang palad, ganap na hindi siya pinansin ni Yan Yongxiu at dir-diretsong lumabas ng pinto. Nagsinungaling ka sa akin. Yan Yongxiu, nagsinungaling ka sa akin.
Si Shentian ay nasa bingit ng pagbagsak habang siya ay umuungal. Ipaglalaban kita! Ipaglalaban kita! Umungol si Shentian at pagkatapos ay sumugod kay Yan Yongxiu. Bang! Bang! Sa sandaling ito, dalawang putok ng baril ang biglang nagmula sa labas ng bintana. Nabasag ng mga bala ang salamin at diretsyong pumutok sa mag-ama ng pamilya Shen. Agad na lumitaw ang isang madugong butas sa kanilang mga noo. Kasunod nito, bumagsak sila sa lupa at patay na. Sa pag-uulat sa commander, ang dalawang kriminal ay matagumpay na napatay. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa labas. Sige, bumalik ka na sa team. Nakaupo si Qin Yu sa kotse at nakitang malinaw ang eksenang ito. Habang pinagmamasdan niya ang eksena sa harapan niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalan ng lakas. Ito ba ang kapangyarihan ng mga nangungunang eristokratikong pamilya sa Jingdo? Tahimik na nakaupo si Yan Ruozo sa kotse. Tila matagal na niyang nakita ang kalalabasan na ito. Tumingin si Qin Yu kay Yan Yongxiu, na umalis sa pamilya Shen, at ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso ay lumaki. Ito ay dahil, ang dalawang bodyguard sa tabi ni Yan Yongxiu ay pawang mga nangungunang martial artist. Hindi man lang masukat ni Qin Yu ang kanilang lakas. Kabanata 89, maging napakalambot ng puso. Hindi napigilan ni Qin Yu na mahulog sa malalim na pag-iisip. Umupo siya sa kotse at hindi nagsalita ng matagal. Maging ang ekspresyon niya ay medyo nalungkot. Ito ba ay isang malaking pamilya? Kahit na ang lakas na pinaka-pinagmamalaki ko ay hindi karapat-dapat na banggitin, hindi napigilan ni Qin Yu ang pag-ungol sa mahinang boses. Gaano katatag ang pamilya yan? Ito ay simpleng hindi maisip. Hindi bababasa. Lumampas ito sa inaasahan ni Qin Yu. Pumaba na tayo, mahinang sabi ni Yan Ruozo sa tenga ni Qin Yu. Matagal na hindi gumagalaw si Qin Yu. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Yan Ruozo, ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Yan Ruozo, paano siya nagustuhan? Pumaba ka, nakangiting sabi ni Yan Ruozo. Tumanggaw si Qin Yu at sumunod sa likod ni Yan Ruozo. Sa di kalayuan, may kausap si Yan Yongxiu. Ang lahat ng mahalagang tao sa kabisera ng probinsya ay nagpahayag ng kanilang paghingi ng tawad sa pangamba na baka aksidente nilang masaktan siya. Sa sandaling ito, lumakad si Uncle Wu mula sa di kalayuan. Sorry talaga. Bahagyang napabuntong hininga si Uncle Wu. Hindi ko inaasahan na darating sa puntong ito. Tumingin si Yan Yongxiu kay Uncle Wu at dahan-dahang sinabi, ang bagay na ito, napakalungkot ng matandang mister. Dapat mong malaman na ang matandang mister ay higit na mahal si Ruozo. Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ni Uncle Wu. Natural na tinutukoy ng matandang master ang matandang si Yan, ang tunay na pinuno ng pamilya Yan. Mister Yan, pupunta ako sa Jingdo nitong ilang araw at ako mismo ang magpapaliwanag sa matandang master. Napabuntong hininga si Uncle Wu. Walang ibang sinabi si Yan Yongxiu. Tumalikod siya at naglakad patungo sa sasakyan. Ruozo, sumakay ka na sa kotse. Nang lumakad siya sa harap ng kotse, biglang tinawag ni Yan Yongxiu si Yan Ruozo. Tumingin si Yan Ruozo kay Qin Yu at nakangiting sinabi, huwag mong masyadong isipin iyon. Nakagawa ka na ng napakahusay. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Yan Ruozo sa direksyon ni Yan Yongxiu. Nagmamadaling iniunat ni Qin Yu ang kanyang kamay para hilahin si Yan Ruozo. Medyo hindi maipaliwanag ang ekspresyon ng mukha niya. Anong mali? Nakangiting tanong ni Yan Ruozo. Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig at sinabi, saan ka pupunta? Kalokohan, nandito ang tatay ko. Siyempre gusto ko siyang makita, nakangiting sabi ni Yan Ruozo. Sige, humanap ka ng mapagpahingahan ngayong gabi. Tatawagan kita bukas. Tumayo si Yan Ruozo sa kanyang mga tiptoes at marahang tinapak ang ulo ni Qin Yu. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Yan Ruozo sa direksyon ni Yan Yongxiu. Sumakay na silang dalawa sa sasakyan. Nakatutok ang mga mata ni Qin Yu sa direksyon ng sasakyan. Dahan daw ang dumaan ang sasakyan ni Yan Yongxiu sa gilid ni Qin Yu. Sa sandaling ito, biglang bumaba ang bintana ng sasakyan. Si Yan Yongxiu ay malamig na nakatingin kay Qin Yu. Dahil sa malakas na aura na ito, maging si Qin Yu ay hindi komportable.
Kahit isang tingin lang ay sapat na para hindi maglakas loob na lumaban. Tinalubong ng tingin ni Chin Yu ang tingin ni Yan Yongxiu. Nakatitig ang mga mata ni Chin Yu kay Yan Yongxiu nang walang balak na ibaling ang kanyang ulo. Tuwakas ay dumaan ang sasakyan kay Chin Yu at mabilis na umalis sa malayo. Tumayo si Chin Yu sa kinaroroonan niya nang hindi gumagalaw. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at napuno ng halo-halong damdamin ang kanyang puso. Uwi, takotse, si Yan Yongxiu ay nagsindi ng tabako habang si Yan Ruozo ay nakaupo sa gilid. Hindi mo kayang gawin ng maayos ang maliit na bagay. Ano ang silbi ng pag-iingat ko sa iyo? Sa sandaling ito, malamig na tumingin si Yan Yongxiu sa sekretarya ni Yan Ruozo. Nang marinig ito ng sekretarya ay bakas agad ang gulat sa kanyang mukha. Nagmamadali niyang sinabi, President. President Yan, kasalanan ko ito, hindi ko ginampanan ang mga tungkulin ko, parusahan mo ako. Parusahan ka. Lalong naging malamig ang tono ni Yan Yongxiu. Kung may mangyari sa anak ko, ano ang gagawin mo para makabawi? Nanginig ang buong katawan ng sekretarya, at hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Patuloy na hinahawakan ni Yan Yongxiu ang tabako sa kanyang bibig hanggang sa matapos ang tabako. Ginoo, Wu, itapon ang lahat ng walang kabuluhang iyo na responsable sa pagprotekta kay Ruozo sa ilog, malamig na sabi ni Yan Yongxiu. Nang marinig ito, agad na natakot ang sekretarya. Desperado siyang nagmakaawa, President Yan, please spare me this time and give me a chance to make up for it. Bumabawi para dito. Lalong naging malamig ang ekspresyon ni Yan Yongxiu. Galit niyang sinabi, kung may mangyari sa aking anak, kahit isang daang buhay ay hindi magiging sapat upang mabayaran ang kanyang anak. How dare you ask me na patawarin kita? Nanginginig ang buong sekretarya at umaagos ang kanyang mga luha. Lubhang nakakaawa ang itsura niya. Pare, walang kinalaman sa kanila ang bagay na ito. Huwag mo silang takutin. Inilibot ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Yan Yongxiu at sinabing, hindi, alam din ng lolo mo ang bagay na ito. Siya ay lubhang malungkot. Gee, tama na. Medyo hindi nasisiyahang sabi ni Yan Ruozo. Sinabi ko na ngang walang kinalaman sa kanila. Wala naman silang ginawang masama. Bakit mo siya parusahan? Bukod dito, hiniling ko sa kanila na protektahan si Chin Yu. Sabi ni Yan Ruozo na nakakunot ang noo. Ibinuko ni Yan Yongxiu ang kanyang bibig. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, maaaring iwasan ang parusang kamatayan, ngunit hindi maari ang parusa. Ipadala sila sa akin sa malayong bansa. Hindi. Tutol pa rin si Yan Ruozo. Wala naman silang ginawang mali, kaya hindi sila dapat parusahan. Medyo nagulat ito kay Yan Yongxiu. Nagtataka siyang tumingin kay Yan Ruozo at sinabing, Ruozo, ilang araw na tayong hindi nagkikita. Bakit naging malambot ang puso mo? Pinaikit ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata at sinabing, kahit ano pa man, kung sasabihin kong hindi, ibig sabihin ay hindi. Kung hindi ka makikinig, pupunta ako sa aking lolo. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yan Yongxiu na umiling ng walang magawa. Okay? Okay? Okay. Pakikinggan kita, okay. Tila bigo si Yan Yongxiu. Hindi napigilan ng sekretarya na mapabuntong hininga. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at nagmamadaling tumingin kay Yan Ruozo habang sinasabi niya, Salamat, Miss, sa pagsusumamo para sa akin. Tinulyapan ni Yan Ruozo ang sekretarya at walang pakialam na sinabi, marahil ay pumunta ka at pasalamatan si Chin Yu. Hindi mapigilan ng sekretarya na tumahimik na parabang hindi niya masyadong naiintindihan. Ngunit napakabilis, naunawaan ng sekretarya. Hindi niya napigil ang tumawa at bumulong sa mahinang boses, Oo, siguro dapat talaga akong pumunta at magpasalamat kay Chin Yu. Mula nang makilala ni Yan Ruozo si Chin Yu, malinaw na malaki ang pinagbago niya. Kung ito ang naunang Yan Ruozo, hindi sana siya nakiusap para sa sinuman, lalo na sa pagiging malambot ang puso niya ngayon. Simulan mong mag-impake para sa mga susunod na araw. Ibabalik kita sa Jingdo, biglang sabi ni Yan Yongxiu. Nang marinig ito, nagmamadaling umiling si Yan Ruozo at sinabing, hindi, ayaw kong bumalik sa Jingdo. Ruozo, kailangan mong bumalik this time.
Sabi ni Yan Yongxiu na may madilim na ekspresyon. Pagkatapos ng ganitong pangyayari, ang buong pamilya yan ay nag-aalala sa iyo. Kung hahayaan kitang manatili pa sa Jiangcheng, kapag may nangyari, babalik ta rin ng iyong lolo si Jiangcheng. Kahit na ganoon ang kaso, si Yan Ruozo ay desperado pa ring tumanggi. Ayoko nang bumalik sa Jingdo. Aksidente lang ang nangyari this time. Matigas na sabi ni Yan Ruozo. Kung talagang hindi ito gumana, maaari ka na lang magpadala ng ilan pang tao para protektahan ako, sabi ni Yan Ruozo sabay nguso. Kabanata siyam na po, pagkausyoso ni Yan Yongxiu. Napabuntong hininga si Yan Yongxiu dahil sa katigasan ng ulo ni Yan Ruozo. Siyempre, alam niya na ang dahilan kung bakit ayaw umalis ni Yan Ruozo ay dahil sa binata na tinatawag na Qin Yu. Ngunit ngayong nangyari na ang insidenteng ito, nag-aalala si Yan Yongxiu na hayaang manatili si Yan Ruozo sa Jiangcheng mag-isa. Ruozo, kailangan mong bumalik sa oras na ito. Huminga ng malalim si Yan Yongxiu. Bukod dito, pumayag din ang lolo mo, sabi ni Yan Yongxiu sa mahinang boses. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagpakita ng pagtataka si Yan Ruozo. Taglit siyang natahimik. Maaaring tumanggi si Yan Ruozo na makinig sa sinuman maliban kay Old Mr. Yan. Alam mo na ang taong labis na hinahangaan ng iyong lolo ay ikaw. Kung hindi ka aalis, pupunta ang iyong lolo sa Jiangcheng. Bahala ka. Umiling si Yan Yongxiu. Agad na kumunat ang noo ni Yan Ruozo. Ang matandang Mr. Yan ay matanda na at hindi umalis sa Jingdo sa loob ng maraming taon. Talagang hindi maaaring hayaan ni Yan Ruozo na maglakbay ang kanyang lolo sa Jiangcheng mula sa malayo dahil sa kanyang sariling mga personal na dahilan. Bigyan mo ako ng 3 araw. Huminga ng malalim si Yan Ruozo at sinabi. Nang marinig niya ito, agad na lumitaw ang isang ngiti sa mukha ni Yan Yongxiu. Mabuti. Siyempre walang problema. Paulit-ulit na tumanggaw si Yan Yongxiu. May isa pa akong kondisyon. Sa sandaling ito, nagpatuloy si Yan Ruozo. Nagmamadaling tumanggaw si Yan Yongxiu at sinabing, sabi mo, gagawin ko ang lahat para mangako sa iyo. Dapat mong garantsyahan ang kaligtasan ni Qin Yu. Matigas ang tono ni Yan Ruozo. Gayun din, ang ilang mga bodyguard na iyon ay dapat na patuloy na manatili sa tabi ni Qin Yu. Magkahalong damdamin si Yan Yongxiu. Sa maikling panahon na ito, si Yan Ruozo ay tila naging isang ganap na kakaibang tao. Sa ilang sandali, naramdaman ni Yan Yongxiu na ito ay medyo nakakamangha. Hindi ito magtatagal. Sa sandaling ito, biglang ngumiti si Yan Ruozo. Higit sa 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, naniniwala ako na hindi na niya kakailanganin ang proteksyon ng pamilya yan. Parehong matatag ang tono ni Yan Ruozo at may bahid pa nga ng kaligayahan. Maging ang mukha niya ay may masaya at umaasang ngiti. Lalong nagulat si Yan Yongxiu. Anong uri ng binata si Yan Ruozo na napaka-optimistiko? 1 taon. Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Yan Yongxiu. Nag-alinlangan siya sa paghatol ni Yan Ruozo. Gaano kalaki ang paglaki ng isang binata na walang anumang bagay sa 1 maikling taon? Kahit na siya ay isang henyo, imposible para sa kanya na maging tulad ng inaasahan sa kanya ni Yan Ruozo. Pangako ko sa'yo. Walang sinabi si Yan Yongxiu sa huli. Pagkatapos, dinala ni Yan Yongxiu si Yan Ruozo sa hotel. Matapos makatulog si Yan Ruozo, lumabas si Yan Yongxiu sa hotel. President Yan, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ng 2 bodyguard sa tabi niya. Malamig ang ekspresyon ni Yan Yongxiu habang walang pakialam na sinabi niya, gusto kong makita ang binatang ito na tinatawag na Qin Yu. Gusto ko talagang malaman kung anong uri ng lalaki ang nakakuha ng puso ng aking anak na babae. Nagsindi ng tabako si Yan Yongxiu at bumuga ng usok. Oo, Presidente Yan. Tumango ang 2 bodyguard, pagkatapos ay mabilis na tumakbo ang sasakyan patungo sa tirahan ni Qin Yu. Sa kapangyarihan ng pamilya yan, ang paghahanap ng tao ay 1 minuto lang. Sa kotse, tumingin si Yan Yongxiu sa bintana na may pag-aalala. Ideya ni Old Mr. Yan na pumunta sa Jiangcheng para makita si Qin Yu. Sa mga mata ni Yan Yongxiu, ang mapagmataas at mapagmataas na si Yan Ruozo ay malamang nababalik sa Jingdo sa lalong madaling panahon.
Talagang imposible para sa kanya na mahalin ang isang ordinaryong kabataan mula sa Jiangcheng. Mayroong hindi mabilang na mga natatanging talento sa Jingdo. Walang pakialam si Yan Ruozo sa sino man sa kanila, kaya paano siya mahilig sa isang tao mula sa Jiangcheng na walang kabuluhan. Ngunit sa hitsura nito, malinaw na iba ang mga bagay sa inaasahan ni Yan Yongxiu. Inaasahan kong makilala pa ang binatang ito. Sa sandaling ito, si Qin Yu ay nagpapaikot-ikot sa kama sa hotel, ngunit hindi siya makatulog kahit anong pilit niya. Siya ay may masamang premonition sa kanyang puso, at pagkatapos makita kung gaano kalakas ang pamilya Yan, si Qin Yu ay mas lumakas. Ang kapangyarihang ipinakita ng pamilyang Yan ay higit pa sa imahinasyon ni Qin Yu. Pinaramdam pa nito kay Qin Yu ang isang bakas ng kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, para kay Qin Yu, kahit na may libu-libong mga hadlang sa hinaharap, hindi siya susuko. Hanggat makakasama niya si Yan Ruozo, handa si Qin Yu na isuko ang lahat. Di man it, biglang umupo si Qin Yu mula sa kama. Imposibleng makatulog siya. Tumayo si Qin Yu at tumingin sa tanawin sa labas ng bintana. Hindi niya maiwasang maikuyam ang kanyang mga kamao. 11 taon, hindi hihigit sa 1 taon. Siguradong makikipagsapalaran ako sa Jingdo. Tiyak na bukas akong makakasama si Yan Ruozo. Sinabi ni Qin Yu ang mga salitang ito sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sa sandaling ito, nakita ni Qin Yu ang isang Rolls Royce na kotse na dahan-dahang dumaan sa ibaba. Pagkatapos, panay ang pag-park ng sasakyan sa ibaba. Isang medyo may edad na lalaki ang lumabas sa kotse. Yan, ang ama ni Yan Ruozo. Nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Anong ginagawa niya dito? Hinahanap niya ba ako? Si Qin Yu ay medyo nalilito. Ngunit hindi alintana kung hinahanap siya ni Yan Yongxiu, kailangan niyang maging handa. Kaya naman, inayos ni Qin Yu ang silid at nagtimpla ng kape. Pagkatapos, umupo siya sa kwarto at tahimik na naghintay. Maya-maya, ang tunog ng leather shoes na tumama sa lupa ay nagmula sa labas ng pinto. Kabanata 91, manahimik ka. Maya-maya ay lumitaw si Yan Yongxiu at ang kanyang 2 bodyguard sa pintuan. Sadyang naiwang bukas ang pinto na para bang hinihintay niya sila. Medyo nagulat ito kay Yan Yongxiu. Nagmamadaling tumayo si Qin Yu at naglakad pasulong upang sabihin, "Pagbati, Mr. Yan." Hindi siya pinansin ni Yan Yongxiu. Dumiretso siya sa sofa at umupo. Pagkatapos, ang mga bodyguard na nasa tabi niya ay nagsindi ng tabako para sa kanya. Imposibleng sabihin na si Qin Yu ay hindi kinakabahan kapag kaharap ang gayong tao. Gayunpaman, sinubukan ni Qin Yu ang kanyang makakaya na magmukhang kalmado. Huminga si Yan Yongxiu ng kanyang tabako at walang pakialam na sinabi, "Alam mo bang sasama ako?" "Hindi, hindi ko alam." Umiling si Qin Yu. "Nakita lang kita sa labas ng bintana." Hindi napigilan ni Yan Yongxiu na matawa. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad sa harap ni Qin Yu. Direkta niyang tinanong, "Anong mga kwalipikasyon ang mayroon ka para makasama ang aking anak na babae?" Natigilan si Qin Yu. Talagang mahirap para sa kanya na sagutin ang tanong na ito. Sa kasalukuyan, si Qin Yu ay hindi karapat-dapat kay Yan Ruozo sa anumang aspeto. Magkaibang mundo silang dalawa sa katayuan sa lipunan. Natahimik si Qin Yu at hindi nagsalita ng mahabang panahon. Hindi napigilan ni Yan Yongxiu na umiling. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabi sa mahinang boses, "Mukhang na-overestimate ka ng anak ko." "Ginoo, Yan." Sa sandaling ito, sa wakas ay ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Sa ngayon, wala na talaga akong tao, pero bigyan mo ako ng 1 taon. Papatunayan ko na karapat-dapat ako kay Miss Yan." 1 taon. Pinaikit ni Yan Yongxiu ang kanyang mga mata at pagkatapos ay malamig na sinabi, "Bakit ako maghihintay sa iyo ng 1 taon? Anong mga kwalipikasyon ang mayroon ka para bigyan kita ng 1 taon? Tumingin si Qin Yu kay Yan Yongxiu at sinabi ang bawat salita, "Karapat-dapat akong hintayin mo." "Hahaha." Hindi napigilan ni Yan Yongxiu ang tumawa. "Binata, naging pulaka ka lang sa balon sa Jiangcheng. Gaano mo na nakita ang totoong mundo?" Malamig na sabi ni Yan Yongxiu.
Kinagat ni Chin Yu ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Mr. Yan, ang isa na gumawa ng malaking pag-unlad sa maikling panahon ay dapat trituhin ng iba. Talagang wala sa iyong paningin ang mga tagumpay ko ngayon, ngunit malayo pa ang mararating. Walang sino man ang maaaring baliwalain ang aking potensyal sa hinaharap. O talaga, nagtaas ng kilay si Yan Yongxiu. Huminto muli si Yan Yongxiu, na aalis na sana. Huwag mong isipin na hindi kita naiintindihan," malamig na sabi ni Yan Yongxiu. "Ang tanging bagay na ipinagmamalaki mo ngayon ay ang iyong martial arts skills, tama." Pinaikit ni Yan Yongxiu ang kanyang mga mata, na parang gusto niyang makita si Chin Yu. Hindi ito itinanggi ni Chin Yu. Tulad ng sinabi ni Yan Yongxiu, ang maaasahan ngayon ni Chin Yu ay ang kanyang mga kasanayan sa martial arts at mga pamamaraan ng paglilinang. Nang makita ito ni Yan Yongxiu, hindi niya napigil ang mapaungol, "Hindi bagay sa paningin ko ang mga katamtaman mong kakayahan. Kahit sino sa mga nasasakupan ko ay maaaring patayin ka sa isang pitik ng palso." Nang matapos siyang magsalita, ang bodyguard sa tabi ni Yan Yongxiu ay humakbang pasulong at malamig na sinabi, "Ang pangalan ko ay Yan Jiang, ang bodyguard ni President Yan." Pagkatapos sabihin iyon, iminuwestro ni Yan Jiang si Chin Yu na may mapanuksong tingin sa kanyang mukha. Si Chin Yu ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Alam na alam niya na hindi siya katapat ni Yan Jiang. "Ano, wala ka man lang lakas ng loob na lumaban," malamig na sabi ni Yan Yongxiu. Nang marinig ito, agad na ikinuyong ni Chin Yu ang kanyang kamao. Tumingin siya kay Yan Jiang, at isang palaban na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa katunayan, gustong malaman ni Chin Yu kung gaano kalakas ang mga tinaguriang namumunang martial artist na ito. Nang makita niya ang reaksyon ni Chin Yu, hindi mapigilan ni Yan Jiang na mapangiti. Muli niyang sinenyasan si Chin Yu at sinabing, "Ipakita mo sa akin ang iyong trump card." "Tingnan ko." Huminga ng malalim si Chin Yu. Pinakilos niya ang panloob na espiritual na enerhiya sa kanyang katawan at pinataas ito sa pinakamataas. "Ginoo, Yan, hindi ako magpapakatangga sa'yo," sabi ni Chin Yu na may pag-asa. "Yan Jiang, mag-ingat ka," paalala ni Yan Yongxiu sa kanya. Nakaramdam din ng kaunting kawalan si Yan Yongxiu. Kung sa ibang pagkakataon man, hindi man lang siya titigan kahit napatayin niya si Chin Yu. Gayunpaman, ang batang ito ang lalaking nagustuhan ni Yan Ruozhou. Kung talagang may nangyari sa kanya, malamang ay kapuputin siya ng kanyang anak sa buong buhay nito. Tumanggaw si Yan Jiang at sinabing, "Oo, Mr. Yan." Pagkatapos sabihin iyon, sinenyasan muli ni Yan Jiang si Chin Yu. Si Chin Yu ay hindi nag-atubili. Galit siyang umungol, kinuyam ang kamao, at sumugod kay Yan Jiang. Ang bilis ng kanyang suntok ay napakabilis, at ang lakas nito ay mas malakas pa. Inubos ni Chin Yu ang halos lahat ng kanyang lakas para patunayan ang kanyang sarili. Gayunpaman, nang hahawakan na ng kamao si Yan Jiang, mabilis itong naiwasan ni Yan Jiang. Paano ito posible? Ang ekspresyon ni Chin Yu ay sobrang pangit. Hindi man lang niya nakitang malinaw ang pag-iwas ni Yan Jiang. Kitang-kita niyang sinuntok na niya ito. Muli, napuno ng kaunting saya ang mga mata ni Yan Jiang. Kinagat ni Chin Yu ang kanyang mga ngipin, umungal sa galit, at muling sumugod kay Yan Jiang. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Chin Yu ang kanyang mga kamao at binti, at ang kanyang bilis ay tumaas hanggang sa sukdulan. Sa isang kisap mata, naglabas na ng 12-12 suntok si Chin Yu. Gayunpaman, ang nagpalungkot kay Chin Yu ay ang 12-12 suntok na ito ay hindi man lang nahawakan ang damit ni Yan Jiang. Sa halip, napagod siya nito. Huminga ng malalim si Chin Yu, at lumitaw ang mga patong ng pawis sa kanyang noo. Sa kabilang banda, si Yan Jiang ay kalmado at kalmado sa kanyang panloob na espiritual na kwadro ng enerhiya. "Emph, iyon lang ba ang mayroon ka?" Humisi si Yan Jiang. "Kung ito ang iyong trump card, ipinapayo ko sa iyo na sumuko ng maaga," malamig din na sabi ni Yan Yongxiu. "Itong katamtamang kasanayan mo, ay hindi karapat-dapat na banggitin sa Jingdo. Kahit sinong young master ay higit na mas mahusay kaysa sa iyo ng 1,000 beses o 10,000 beses. Sumigaw ng malakas si Yan Yongxiu. Ang ekspresyon ni Chin Yu ay sobrang hindi magandang tingnan. Mariin siyang nanggigigil sa pagsuway. Muli,
Umungol si Chinyo at muling sumugod kay Yanjiang. Gayunpaman, ang resulta ay pareho sa oras na ito. Kahit anong pilit ni Chinyo, hindi niya mahawakan kahit isang buhok sa ulo ni Yanjiang. Inilagay ni Yanjiang ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at pinahintulutan si Chinyo na umatake. Wala man lang siyang balak umatake. Paano ito posible? Hindi napigilan ni Chinyo na umungol ng paulit-ulit. Alam niyang may gap sa pagitan nila ni Yanjiang, pero hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalaki ang gap. Masyado kang mahina, masyadong mahina. Umiwas si Yanjiang habang umiiling. Hindi maitago ang pangungutya sa kanyang mga mata. Sa iyong maliit na kakayahan, sa tingin mo ba ay kwalipikado ka para hintayin ka ni Miss Yan? Umisi si Yanjiang. Mas mabuting humiga ka at manatili sa Jiangcheng. Dapat kasama ni Miss Yan ang mga mahuhusay na tao. Umisi si Yanjiang. Tumahimik ka. Sa sandaling ito, biglang umungal si Chinyu. Ang kanyang panloob na espiritual na enerhiya ay agad na sumikat, at siya ay naghagis ng suntok sa mukha ni Yanjiang. Ang biglaang pagtaas ng bilis ay naging dahilan upang hindi makapag-react si Yanjiang sa oras. Ang suntok na ito ay tumama sa mukha ni Yanjiang. Si Yanjiang, na may galit at kawalang paniwala sa kanyang mukha, ay hindi napigil ang umatras. Sa kabilang banda, si Yan Yongxiu ay tila naiintriga. Si Chinyu ay nakatayo sa malayo habang humihingal. Umisi siya at sinabing, kaya hindi ka matatalo, hehe. Kabanata 72, pagkatalo pagkatapos ng pagkatalo. Medyo malamig ang ekspresyon ni Yanjiang. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang bibig at malamig na tumingin kay Chinyu. Aniya, nakakahiya talagang tamaan ng basurang tulad mo. Sa puntong ito, huminto sandali si Yanjiang at pagkatapos ay sumigaw ng galit, sa kasamaang palad, wala kang swerte. Sa sandaling matapos siyang magsalita, talagang nagkusa si Yanjiang na sumugod kay Chinyu. Ang kanyang bilis ay napakabilis na bago pa man makapag-react si Chinyu, ang kanyang kamao ay nabasag na sa ibabang bahagi ng tiyan ni Chinyu. Sa isang malakas na putok, naramdaman ni Chinyu na parang madudurog na ang kanyang mga laman loob. Ang matinding sakit ay hindi kinaya para kay Chinyu. Napahawak siya sa tiyan at bumagsak sa lupa. Isang subo ng sariwang dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Ouch! Ibinuki ni Chinyu ang kanyang bibig at hindi mapigil ang mapaungol sa sakit. Malamig na tiningnan ni Yanjiang si Chinyu at ngumisi. Tulad ng sinabi ko dati, sa iyong katamtamang kakayahan, hindi ka karapat-dapat para ituloy si Miss Yan. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Yanjiang kay Yan Yongxiu. Ginoo, Yan, tapos na, sabi ni Yanjiang. Tumingin si Yan Yongxiu kay Chinyu, na nagpupumilit na bumangon, at hindi maiwasang umiling. Malinaw, nawala ng kakayahang lumaban si Chinyu. Tere na, ikinaway ni Yan Yongxiu ang kanyang kamay. Oo, tumanggaw si Yanjiang at ang ibang bodyguard at saka lumabas ng pinto. Tumigil ka dyan. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Chinyu mula sa likuran. Pagkatapos lumingon, nakita nilang tumayo na si Chinyu. Bagamat medyo hindi siya makatayo, tumayo siya roon nang hindi hinahayaang madapa. Hindi pa tapos, pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at malamig na sinabi. Hindi napigilan ni Yanjiang na magpakita ng bakas ng sama ng loob sa kanyang mukha. Ano? Gusto mo pa bang mabugbog? Sabi ni Yanjiang na may bahid ng galit. Fsik ka. Galit na umungol si Chinyu at talagang sumugod kay Yanjiang. Masyado kang malaki para sa iyong mga britches. Malamig na umungol si Yanjiang. Madali niyang naiwasan ang kamao ni Chinyu. Pagkatapos, hinawakan niya ang leeg ni Chinyu at ibinaon ang kanyang tuhod sa ibabang bahagi ng tiyan ni Chinyu. Paf! Lalong lumakas ang kanyang tuhod, at mas matindi ang sakit. Napahawak si Chinyu sa kanyang tiyan at bumagsak sa lupa sa sakit. Ouch! Sa pagkakataong ito, halos himetayan si Chinyu dahil sa sakit, at tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ginoo! Yan? Tere na? Sabi ni Yanjiang. Sumimangot si Yan Yongxiu. Nang malapit na siyang umalis, muling tumayo si Chinyu. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang katawan at pinandilatan si Yanjiang habang sumisigaw, hindi pa tapos. Hindi pa ako talo. Sa pagkakataong ito, ganap na hindi nasisiyahan si Yanjiang.
Ang kanyang ekspresyon ay naging mas malamig, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay biglang tumindi. Gusto mo bang mamatay? Tumalikod si Yan Zhang at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Qin Yu. Puno na ng dugo ang mukha ni Qin Yu. Ibinaba niya ang ulo niya at ngumisi. Hindi pa ako natatalo. Go THL. Agad niyang itinutok ang kanyang kamao kay Yan Zhang. Muli niyang sinuntok ang mukha ni Yan Zhang. Gayunpaman, lalo nitong ikinagalit si Yan Zhang. Bigla niyang sinipa ang dibdib ni Qin Yu at pinalipad si Qin Yu. Gayunpaman, tumayo pa rin si Qin Yu. Kahit na mabigat ang sugat niya ay inalalayan pa rin niya ang sarili sa pader at muling tumayo. Nagbago ang ekspresyon ni Yan Zhang at galit na sinabi niya, baliw ka ba? Manahimik ka para sa akin. Kasunod ng galit na dagindong, biglang sumuntok si Yan Zhang. Sa isang malakas na putok, muling bumagsak si Qin Yu sa lupa. Sa pagkakataong ito, bumagsak si Qin Yu sa lupa nang hindi gumagalaw, na parabang nahimite siya. Huminga ng malalim si Yan Zhang. Pinunasan niya ang pawis sa noo, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Hindi siya natatakot sa combat kills ni Qin Yu, pero natatakot siya na muling tumayo ang lokong ito. Maging si Yan Yongxiu ay nakatayo doon at tahimik na naghintay. Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi pa rin tumugon si Qin Yu kahit na naghintay sila ng buong 5 minuto. Hindi na siya dapat bumangon sa pagkakataong ito. Umiling si Yan Yongxiu. Tara na. Nakahinga ng maluwag si Yan Zhang. Sa wakas ay naalis na nila ang baliw na ito. Ang iilan sa kanila ay naglakad patungo sa pintuan. Akmang lalabas na sila ng kwarto ay may narinig silang boses mula sa likuran nila. Tumigil ka dyan. Ang malakas na sigaw ay halos mawala ng balanse si Yan Zhang. Hindi niya napigil ang lumingon at sumigaw sa pagkadismaya, gusto mo na ba talagang mamatay? Pinilit ni Qin Yu ang sarili na tumayo. Nanginginig ang katawan niya at ngumisi. Ako, hindi pa ako nahuhulog. Magpatuloy, magpatuloy. Hindi mapigilan ni Yan Yongxiu na sumimangot, kung magpapatuloy ito, mamamatay ka. Malamig na ngumiti si Qin Yu. Ako, hindi ako mamamatay. Bago ako magpakasal muli kay Miss Yan, hindi ako mamamatay. Di man it, papatayin kita ngayon din. Galit na sabi ni Yan Zhang. Pinasag niya ang kanyang malabakal na kamao kay Qin Yu ng marahas. Gayunpaman, isang nakakagulat na nangyari. Sa pagkakataong ito, hindi talaga nataman ang kamao ni Yan Zhang ang katawan ni Qin Yu. Sa halip, mahigpit itong hinawakan ni Qin Yu sa kanyang kamay. Paano ito posible? Agad na bumagsak ang bibig ni Yan Yongxiu. Halos hindi siya makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Ang mga mag-aaral ni Yan Zhang ay lumawak ng husto. Paano nagawa ng lalaking ito? Hehe, gusto mo ba akong patayin? Itinaas ni Qin Yu ang kanyang ulo at tumingin kay Yan Zhang na may medyo masamang ekspresyon. Sabi ko, bago pakasalan si Miss Yan, hindi ako mamamatay. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang ulo at sumigaw. Kasabay ng galit na dagindong na ito, buong lakas na sinuntok ni Qin Yu ang mukha ni Yan Zhang. Kabanata 93, kinabukasan ni Qin Yu. Bang! Nang dama po ang suntok na ito, talagang pinalipad si Yan Zhang. Bumagsak ang buong katawan niya sa dingding, at agad-agad, lumitaw ang parang gagamba na mga bitik sa dingding. Puno ng dugo ang buong katawan ni Qin Yu, at halos hindi makita ang kanyang mukha. Gayunpaman, may ngiti pa rin ang kanyang bibig. Sa sandaling ito, ang kanyang ngiti ay lubhang nakakatakot. Hehe, si Qin Yu ay umindayog at malapit ng mahulog anumang oras. Ikaw, nililigawan mo si kamatayan. Umakyat si Yan Zhang mula sa lupa. Matingkad na pula ang mukha niya. Halata namang nasugatan pa siya sa suntok na ito. Binata, basta babagsak ka, matatapos din ang lahat. Bakit nagpupumilit? Malamig na tiningnan ni Yan Yongxiu si Qin Yu at sinabing. Pinilit ni Qin Yu na suportahan ang kanyang katawan. Umisi siya at sinabing, Mr. Yan, kung hindi ka pumayag, patayin mo na ako. Para kay Qin Yu, ang buhay na wala si Yan Ruozo ay mas masahol pa sa kamatayan. Nang marinig ito ni Yan Yongxiu, hindi niya maiwasang magulat. Bahagyang kumunot ang noo niya, saka inilagay ang mga kamay sa likod at mahinang huminga. Bang!
Sa oras na ito, sumugod na si Yan Zhang. Tinuntok niya si Qin Yu at pinalipad siya. Malinaw na pinalakas ni Yan Zhang ang lakas ng suntok na ito. At buo rin ang tiwala ni Yan Zhang na kaya niyang patumbahin si Qin Yu gamit ito. Sa wakas ay tapos na, humihingal si Yan Zhang at malamig na sinabi. Ikinaway ni Yan Yongshu ang kanyang kamay at sinabing, "Tara na." Ngunit sa sandaling ito, si Qin Yu, na nakahandusay sa lupa, ay talagang nagpakawala ng mahinang ungol. Pagkatapos, idiniin ni Qin Yu ang kanyang braso sa lupa at pilit na ay nalalayan ang kanyang katawan para makatayo muli. Minsan, dalawang beses, tatlong beses. Tinubukan ni Qin Yu ng kabuoang siyam na beses, ngunit hindi siya nakabangon. Masyadong malubha ang mga sugat niya. Kung sino pa yan, matagal na silang namatay. Ngunit kahit na ganoon, wala pa ring intensyon si Qin Yu na sumuko. Gusto pa niyang subukan sa ikasampung beses. Sumili ang pagtataka sa mukha ni Yan Yongshu. Tumayo siya roon at nag-isip sandali, pagkatapos ay naglakad sa harap ni Qin Yu. "Ang pangalan mo ay Qin Yu, tama ba?" Huminga ng malalim si Yan Yongshu. "Maaari kitang bigyan ng isang taon, ngunit kailangan mong tandaan na mayroon lamang isang taon. Kung hindi mo matugunan ang mga kinakailangan pagkatapos ng isang taon, kung gayon kahit na mamatay ka, hindi ako papayag," malamig na sabi ni Yan Yongshu. "Ginoo, yan." Nang marinig ito ng dalawang bodyguard ay agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. "Yan Yongshu, pumayag talaga." Ikinaway ni Yan Yongshu ang kanyang kamay para ipahiwatig na huwag silang dalawa na magsalita. Si Qin Yu, na nasa lupa, sa wakas ay bumagsak sa lupa at hindi na makatayo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at bumulong sa mahinang boses, "Mr. Yan, salamat." Hindi na nagsalita pa si Yan Yongshu at tumalikod na para umalis ng hotel. Uwi. Sa oras na ito, nagising na si Yan Ruozo mula sa kanyang pagtulog. Dahil nakaramdam siya ng pagkabalisa. Nang makita niyang wala si Yan Yongshu sa hotel, tumindi ang pagkabalisa. Hindi nagtagal, bumalik si Yan Yongshu sa hotel. "Saan ka pumunta?" Bago binuksan ang mga ilaw, narinig ang maaliwalas na boses ni Yan Ruozo. Nanginig ang katawan ni Yan Yongshu. Medyo awkward niyang sinabi, "Ruozo, ikaw? Hindi ka pa natutulog. Pumunta ka na ba para hanapin si Qin Yu?" Agad na tumaas ng ilang bingga ang boses ni Yan Ruozo. Hindi napigilan ni Yan Yongshu na umiti. Kaharap ang sariling anak na babae, siya ay ganap na walang magawa. "Ruozo, ipinapangako ko sa iyo na walang nangyari kay Qin Yu." Parang bata si Yan Yongshu habang itinaas niya ang kanyang daliri at nagmumura. Tinitigan ni Yan Ruozo si Yan Yongshu, na parang gusto niyang malaman kung nagsisinungaling siya. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig na sinabi ni Yan Ruozo, "Tay, hindi ako nagbibiro. Basta may sasabihin ako, gagawin ko." Pinunasan ni Yan Yongshu ang pawis sa kanyang noo at sinabing may nakakatakot na ngiti, "Oo, oo, Ruozo, matulog ka na. Uli na." Nakahinga ng maluwag si Yan Yongshu pagkatapos bumalik si Yan Ruozo sa kanyang silid. "Phew, hindi ko talaga alam kung paano nanalo si Qin Yu kay Ruozo." Hindi napigilan ni Yan Yongshu ang pag-ungol. "Ginoo, Yan, balak mo ba talagang hayaan si Miss Yan na pakasalan si Qin Yu?" Hindi mapigilan ni Yan Zhang na sumimangot. Sinabi ni Yan Yongshu na may isang walang pakialam na ngiti, "Kailan ako pumayag? Ang sabi ko lang bibigyan ko siya ng isang taon. Isang taon na lang. Kaya kung maghintay." "Pero," sumimangot si Yan Zhang, "paano kung pagkatapos ng isang taon, may nagawa talaga siya?" Tinulyapan ni Yan Yongshu si Yan Zhang at sinabing, "Kung talagang pupunta si Qin Yu sa Jingdo, malalaman niya kung ano ang kanyang kinakaharap. Siguradong hindi siya bibitawan ng mga young masters sa Jingdo." Sa puntong ito, huminto sandali si Yan Yongshu at nagpatuloy, "Syempre, kung talagang malalampasan ni Qin Yu ang mga young master na iyon, hindi mawawala si Ruozo sa pagpapakasal sa kanya." Nang marinig iyon ni Yan Zhang, hindi niya mapigil ang mapangiti at sinabing, "Mas madaling sabihin kaysa gawin. Nagsimula si Qin Yu sa wala at gustong kalabanan ang mga young masters ng iba't ibang aristokratikong pamilya sa Jingdo. Imposible lang iyon.
Umiling si Yan Yong Show at sinabing, maaaring hindi iyon ang mangyayari. Hindi tulad ng walang mga tao na maaaring hawakan ang kanilang sarili laban sa iba't ibang mga aristokratikong pamilya ng mag-isa. Tulad ni Ye Qing, tulad ni Jiang He. Nang marinig ang mga salitang iyon, mahinang bumulong si Yan Jiang, si Ye Qing ay isa na ngayong napakahalagang tao sa tuktok ng mga rehiyon ng militar, at si Jiang He ay kilala bilang tagapag-alaga ng Pyro. Kung kinukumpara mo si Qin Yu sa kanila, hindi ba masyadong mataas ang tingin mo sa kanya? Hindi sinagot ni Yan Yong Shou ang tanong na iyon. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam na alam ni Yan Yong Shou. Kung si Qin Yu ay talagang anak ng taong iyon, walang nakakaalam kung anong antas ang mararating ni Qin Yu sa hinaharap. Dapat malaman ng isa, ang pigurang iyon ay isang tao na kailangang ipagpaliban ng lahat ng dakilang maharlikang pamilya. Kabanata 74, sinamahan ni Yan Ruozuo si Qin Yu. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit pumayag si Yan Yongxiu kay Qin Yu. Kinabukasan, pagkagising ni Yan Ruozuo, nagmaneho siya palabas ng hotel. Siya at si Yan Yongxiu ay nagkasundo na magkita sa kabisera ng probinsya pagkaraan ng 3 araw. Para sa 3 araw na ito, gustong samahan ni Yan Ruozuo si Qin Yu. Kahit anong gawin ni Qin Yu, sasamahan niya siya. Pagkaalis ni Yan Ruozuo, tumayo si Yan Yongxiu sa itaas at pinanood ang sasakyan na dahan-dahang papalayo. Yan Jiang, kumuha ng ilang tao para lihim na protektahan ang kaligtasan ni Ruozuo, huminga si Yan Yongxiu ng kanyang tabako at walang pakialam na sinabi. Oo, Presidente Yan. Tumanggaw si Yan Jiang at saka lumabas. Hindi nagtagal ay dumating na ang sasakyan sa entrance ng hotel ni Qin Yu. Pagkatapos niyang hingi ng room number, dumiretso siya sa taas. Pagkapasok na pagkapasok niya sa silid, nakangiting sinabi ni Yan Ruozuo, Qin Yu, ikaw pa ba? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, naging malamig ang ekspresyon ni Yan Ruozuo. Ito ay dahil nakakita siya ng hindi mabilang na mga galo sa buong katawan ni Qin Yu. At ang kanyang mukha ay namamaga na hindi na makilala. Napakalamig ng ekspresyon ni Yan Ruozuo. Tumingin siya kay Qin Yu at malamig na sinabi, sino ang may gawa nito? Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, okay lang ako. Hindi sinasadyang may nabangga ako. Tinatanong kita kung sino ang may gawa nito. Lalong naging malamig ang tono ng boses ni Yan Ruozuo. Maging si Qin Yu ay hindi maiwasang matakot. Hindi alam ni Qin Yu kung paano ipapaliwanag. Hindi niya masasabi na si Yan Yongxiu ang may gawa nito, di ba? Sa kasamaang palad, napakatalino ni Yan Ruozuo kaya nahulaan niya kaagad kung sino ito. Ito ay ang aking ama, hindi ba? Tumingin si Yan Ruozuo kay Qin Yu at nagtanong. Walang sinabi si Qin Yu, na isang pagsang-ayon. Agad na nagalit si Yan Ruozuo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tatawagan sana si Yan Yongxiu. Mabilis siyang pinigilan ni Qin Yu at umiling. Miss Yan, huwag mong sisihin si Mr. Yan. To be honest, I'm very thankful sa kanya. Sobrang nagpapasalamat. Natigilan si Yan Ruozuo na parang hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin ni Qin Yu. Napangiti si Qin Yu at sinabing, totoo. Nangako siya na bibigyan niya ako ng 1 taon para patunayan ang sarili ko. Kahit na ganoon ang nangyari, medyo hindi pa rin nasisiyahan si Yan Ruozuo. Inabot niya at hinawakan ang mukha ni Qin Yu, pagkatapos ay sinabing may sakit sa puso, paano kanya nabugbog ng ganito. Ito ay masyadong mapangahas. Hindi naman masakit, eh. Umiling si Qin Yu at sinabing. Kalokohan. Inilibot ni Yan Ruozuo ang kanyang mga mata kay Qin Yu. Pagkatapos, tinawag niya ang front desk, at hindi nagtagal, inihatid ng front desk ang gamot. Umupo ka rito ng masunurin at tiisin ang sakit, sabi ni Yan Ruozuo habang hawak ang gamot. Medyo napahiya si Qin Yu, ngunit nakaramdam siya ng matinding init sa puso. Mula pagkabata, si Qin Yu ay nabuli ng hindi mabilang na beses, ngunit walang sinuman ang nagmamalasakit kung siya ay nasa sakit, at walang sinuman ang naglagay ng ointment sa kanya. Ang hitsura ni Yan Ruozuo ay nagparamdam kay Qin Yu ng paulit-ulit na puso. Masunurin siyang umupo sa tabi ng kama habang tinatanggap ang banayad na pangangalaga ni Yan Ruozuo. Ininom ni Yan Ruozuo ang gamot at maingat na inilapat ito sa sugat ni Qin Yu.
Masakit ba? Maingat na tanong ni Yan Ruozo habang inilalapat niya ang gamot kay Chin Yu. Mabilis na sinabi ni Chin Yu, hindi, hindi masakit. Ang kanilang malapit na distansya ay nagpakaba kay Chin Yu. Ang banayad na halimuyak sa katawan ni Yan Ruozo ay halos himitean si Chin Yu. Huminga siya ng malalim at maingat na inamoy ang mabangong pabango ni Yan Ruozo. Tumalayo at magandang mukha ni Yan Ruozo, tanging pag-aalala at sakit sa puso ang mayroon sa sandaling ito. Hindi mapigilan ni Chin Yu ang mapangiti. Nabugbog ka na sa black and blue, pero nakangiti ka pa rin. Inilibot ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata. Napakamot ng ulo si Chin Yu at nahihiyang ngumiti. Pagkatapos lagyan ng gamot, pinalayas ni Yan Ruozo si Chin Yu para kumain. Pagkatapos kumain, nagtanong si Yan Ruozo, mayroon ka bang plano para sa mga susunod na araw? Tumanggaw si Chin Yu at sinabing, Aido. Balita ko may auction sa South City. Dapat ngayong gabi. Ang auction ng South City. Anong gusto mong bilhin? Hindi maiwasan ni Yan Ruozo na medyo nagulat. Gusto kong subukan ang swerte ko at tingnan kung may mga halamang gamot na may mataas na grade, sabi ni Chin Yu na may nakakahiyang ngiti. Tumanggaw si Yan Ruozo at sinabi sa mahinang boses, medyo sikat ang auction sa South City. Narinig ko ang tungkol dito sa Jingdo. Kung ganoon, paano ito? Umalis na tayo at pumunta sa South City. Agad na pinaandar ni Yan Ruozo ang sasakyan at pinaharurot patungo sa South City. Sa sandaling ito, tinatalakay ng buong kabisera ng probinsya ang pagbagsak ng pamilya Shen. Bilang isang kilalang pamilya sa Chuzhou, hindi nagtagal ay naging headline ang pamilya Shen nang mangyari ang insidenteng ito. Mas naging sensational ang balita. Halos lahat ng mga headline ay pamumuna sa pamilya Shen. Halimbawa, The 10 Crimes of the Shen Family, The Negative Impact of the Shen Family on Chuzhou, at iba pa. Napakasama ng reputasyon ng pamilya Shen kaya sinumpa sila ng lahat. Ang mga dating may kaugnayan sa pamilya Shen ay nagmamadali ring dumistansya sa takot na sila ay madawit. Uwit, ang South City ay isang coastal city. Mayaman ang mga tao doon at maganda ang kapaligiran. Ito ay isang mahusay na lugar para sa paglilinang. Si Chin Yu ay mayroon na ngayong 2 bilyong pautang, kaya hindi siya masyadong nag-alala. Makalipas ang 5 oras, sa wakas ay dumating na ang sasakyan sa South City. Pagkababa niya sa sasakyan, hindi napigilan ni Chin Yu na huminga ng malalim. Kung ikukumpara sa kabisera ng probinsya, hindi kapani-paniwalang sariwa ang hangin sa South City. Bahagyang ipinikit ni Chin Yu ang kanyang mga mata at sinubukang madama ang nakapalibot na espiritual na enerhiya. Gaya ng inaasahan, ang espiritual na enerhiya sa South City ay higit pa kaysa sa Jiangcheng at sa kabisera ng probinsya. Ito ay talagang ang pangunahing lugar. Dapat siyang pumunta sa South City upang manirahan kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Pasado alas 6 na ng hapon, at alas 8 ng gabi magsisimula ang auction. Kaya naman, iminungkahi ni Yan Ruozo, maghanap muna tayo ng kainan. Ano ang gusto mong kainin? Bilang lalaki, paano magkakaroon ng lakas ng loob si Chin Yu na talagang sabihin kung ano ang gusto niyang kainin? Kaya naman, umiling siya at sinabing, anything is fine. Marahang tinapik ni Yan Ruozo ang ulo ni Chin Yu at inikot ang kanyang mga mata. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin. Huwag kang mahiya na parang batang babae. Kabanata 95, ano ang kaugnayan nito sa atin? Nang marinig ang mga salita ni Yan Ruozo, hindi tumayo si Chin Yu sa seremonya at tumanggaw. Tapos pumunta tayo sa dalampasigan para kumain ng seafood. Para kay Chin Yu, ang seafood ay itinuturing na isang luho. Mula pagkabata, narinig lang ito ni Chin Yu mula sa iba, ngunit hindi pa niya ito nakakain noon. Sige, Tere, kain na tayo ng seafood. Tere na. Iniunat ni Yan Ruozo ang kanyang braso sa isang burlesque na paraan na ganap na naiiba sa kanyang karaniwang imahe. Dumating silang dalawa sa dalampasigan. Sa panahong ito, hindi mabilang ang mga taong naglalaro sa tabi ng dalampasigan. Maraming tao ang kumukuha ng litrato at lumalangoy sa malapit. Nakahanap ng booth sina Chin Yu at Yan Ruozo at umupo.
Pagkatapos, itinuro ni Yan Ruozo ang mga pagkaing nasa menu at sinabing, bigyan mo ako ng isang serving ng lahat ng ito. Hindi ako makakain ng ganyan. Mabilis na ikinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay. Ayos lang. Sa tingin ko, malaki na ang gana mo ngayon. Napakurap si Yan Ruozo at sinabing. Nagulat ito ng kaunti kay Chin Yu. Mula nang siya ay tumuntong sa ikalimang antas ng G-Refining stage, talagang naging napakalaki ng gana ni Chin Yu. Makalipas ang mga 10 minuto, nagsimulang ihain ang nakakasilaw na hanay ng mga pagkaing dagat. Mayroong hindi mabilang na mga alimango, hipon ng mantis, scallops, at iba pa. Ang mga seafood na ito ay talagang napaka-ordinaryong seafood, ngunit sa mga mata ni Chin Yu, ito ay isang bagay na hindi niya kayang kainin. Habang kumakain, biglang sinabi ni Yan Ruozo kay Chin Yu, kagabi, si Yan Jiang ba ang bumugbog sa iyo? Sumimangot si Chin Yu at tumango. Oo. Nakipag-away ka kay Yan Jiang at hindi masyadong nasugatan. Ibig sabihin hindi ka masama. Nakangiting sabi ni Yan Ruozo. Masyadong interesado si Chin Yu sa mga bodyguard ng mga kilalang pamilya. Dahil binanggit ito ni Yan Ruozo, nagtanong si Chin Yu, Miss Yan, ano ang lakas ni Yan Jiang? Taglit na nag-isip si Yan Ruozo at sinabing, marahil siya ay isang grandmaster ng inner strength. Baka mas makapangyarihan pa siya, hindi ko alam. Grandmaster ng inner strength. Ang ekspresyon ni Chin Yu ay hindi maiwasang magbago. Narinig niya mula kay Yao Qing na ang Inner Strength Master Hans ay nireranggo sa itaas ng Inner Strength Masters. Ang Inner Strength Past Masters ay nireranggo sa itaas ng Master Hans of Inner Strength, at ng Inner Strength ang mga Grandmaster ay mas makapangyarihan. Kahit na ang mga master na ito ay hindi gumana bilang bodyguard para sa mga kilalang pamilya, maaari pa rin silang makipagsapalaran sa kanilang sarili at maging big shots. Mukhang naging maluwag sa akin si Yan Jiang, at sa sobrang dami. Hindi napigilan ni Chin Yu ang mapangiti. Tinitigan ni Yan Ruozo si Chin Yu at sinabing, sa totoo lang, maraming maharlikang pamilya ang may grupo ng mga martial artist. Hindi lang ang pamilya namin, pati na rin sa Chuzhou. Minsan may hiniling akong mag-imbestiga. Mayroong inner strength grandmaster sa Chuzhou. Kailangan mong mag-ingat sa hinaharap, seryosong babala sa kanya ni Yan Ruozo. Inner Strength Grandmaster, bulong ni Chin Yu sa mahinang boses. Ang antas na ito ay talagang hindi isang bagay na kasalukuyang maihahambing ni Chin Yu. Kung ang isang Inner Strength Grandmaster ay na-convert sa cultivation level, siya ay dapat na nasa monastic stage. Gayunpaman, hindi naman martial arts ang cultivation, kaya natural na lampas sa martial arts ang kanyang mga kakayahan. Buong tiwala si Chin Yu na hanggat naabot niya ang stage ng foundation establishment, magagawa niyang sumulong ng mabilis at matatalo ang isang inner strength grandmaster. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Inner strength grandmasters ay itinuturing na bihira tulad ng phoenix feathers at unicorn horns. Natatakot ako na hindi hihigit sa 10 sila sa buong Chuzhou, patuloy ni Yan Ruozo. Tahimik na tumango si Chin Yu. Sa oras na ito, nagtatakang nagtanong si Chin Yu, Miss Yan, ang mga young masters ba ng Jingdo, ay may ganitong uri ng kakayahan. Sa pagbanggit ng paksang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yan Ruozo. Ibinaba niya ang chopstick sa kanyang kamay at sinabi sa mahinang boses, depende sa sitwasyon. Pinahahalagahan ng ilang pamilya ang martial arts, kaya natural na hindi masama ang kanilang mga anak. Ang ilang mga pamilya ay hindi pinahahalagahan ang martial arts, kaya nagpapanatili sila ng isang grupo ng mga bodyguard. Nagmamadaling nagtanong si Chin Yu, kung gayon, ano ang lakas ng pinakamakapangyarihan sa mga young master na iyon? Taglit na nag-isip si Yan Ruozo at sinabing, may ilang mga henyo sa Jingdo, mukhang nasa bingit na silang maging martial grandmaster. Ang ekspresyon ni Chin Yu ay hindi maiwasang magbago ng bahagya. Mga martial grandmaster, iyon ang antas ng lakas ni Yan Jiang. Alam na alam ni Chin Yu sa loob na sa kasalukuyan, sila ni Yan Jiang ay magkaiba sa mga tuntunin ng lakas. Gayunpaman, para maabot mo ang Grandmaster Realm sa loob ng isang taon ay napakakahangahanga. Tapat na para tingnan ka ng pamilya yan sa bagong liwanag. Tinapit ni Yan Ruozo ang balikat ni Chin Yu na may positibong ekspresyon.
Hindi yun inisip ni Chin Yu. Huminga siya ng malalim at sinabing, gusto kong malampasan sila sa loob ng isang taon. Paf! Inilibot ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata kay Chin Yu. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, pero imposible lang. Kinusat ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata at sinabi. Sa puntong ito, yumuko si Yan Ruozo sa tainga ni Chin Yu at bangulong, huwag kang masyadong ma-pressure. Kung talagang hindi ka makakamit ng anumang mga resulta pagkatapos ng isang taon, ako, tatakasan kita. Pagkatapos sabihin ito, namula si Yan Ruozo hanggang sa ugat ng kanyang leeg. Maging si Yan Ruozo mismo ay hindi naniniwala na siya ang nagsabi ng mga salitang ito. Bilang isang batang babae mula sa isang malaking aristokratikong pamilya, paano niya nasabi ang mga nakakahiyang salita? Nakakahiya. Tinakpin ni Yan Ruozo ang kanyang mukha at bangulong. Naramdaman lamang ni Chin Yu ang init sa loob. Seryoso niyang tiningnan si Yan Ruozo at sinabing, Miss Yan, nangako ako sa iyo na pupunta ako sa Jingdo para mag-propose ng kasal ng hayagan. Tatanggapin ako ng pamilya yan at dadalhin kita para makita ang pinakamagandang tanawin. Kain na tayo. Kain tayo. Nagmamadaling ibinaba ni Yan Ruozo ang kanyang ulo na nahihiya. Hindi ko ine-expect na si Miss Yan ay may girly side, pabirong sabi ni Chin Yu. Pinandilatan ni Yan Ruozo si Chin Yu. Kung maglakas loob kang sabihin iyon muli, bubugbugin kita. Pagkatapos sabihin iyon, kinuyam ni Yan Ruozo ang kanyang maliliit na kamao at tinamaan ang katawan ni Chin Yu. Masakit. Nagkunwaring nasasaktan si Chin Yu at tinakpan ang kanyang sugat. Nagbago ang ekspresyon ni Yan Ruozo at nag-aalalang sinabi niya, pasensya na, nakalimutan kong may mga sugat ka. Hahanap ako agad ng doktor. Sa sandaling ito, biglang tumawa ng malakas si Chin Yu. Niloko kita. Well, mayroon kang lakas ng loob ngayon. Kinuyam ni Yan Ruozo ang kanyang maliit na kamao at nagsimulang makipaglokohan muli kay Chin Yu. Habang naglalaro ang dalawa, may ilang bodyguard na nakaitim na biglang lumapit sa di kalayuan. May isang magandang bihis na babae sa gitna nila. Ang babaeng ito ay nakasuot ng salaming pang-araw at may maskara sa kanyang mukha. Kahit na binalot niya ng mahigpit ang kanyang sarili, masasabi pa rin na ang kanyang hitsura ay napakarilag. Naglakad ang ilang bodyguard sa harap ni Chin Yu at Yan Ruozo at medyo nangingibabaw na sinabi, kukuha tayo ng litrato. Inutusan namin ang lugar na ito. Pwede na kayong kumain sa ibang lugar. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Chin Yu na sumimangot. Mabilis na bumalik si Yan Ruozo sa kanyang cool na kilos. Ano ang kinalaman sa amin ng pagkuha mo ng mga larawan? Tumingin si Yan Ruozo sa bodyguard at medyo malamig ang tono. Kabanata 76, dinas siya ni Yan Ruozo. Si Chin Yu ay naglalagay ng pagkain sa kanyang bibig habang nakatingin siya sa mga bodyguard. Kailangan magpakuha ng litrato ng ating ginang. Umalis ka sa daan dali. Huwag kang masyadong walang hiya. Nagalit ang bodyguard. Hindi mapigilan ni Yan Ruozo na mapangiti. Sino sa tingin ng babaeng ito na siya ay napaka-stock up? Kailangan gumawa ng paraan ng iba para magpakuha siya ng litrato. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan? Nang malapit ng magalit ang bodyguard, isang lalaking naka-white suit ang lumapit. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing may walang pakialam ng ngiti, "We have to be a little more polite. Huwag gumawa ng repercussions." Oo, Mr. Bai. Nagmamadaling tumango ang bodyguard. Naglakad ang lalaking tinatawag na Mr. Bai sa harap ni Yan Ruozo. Naglabas siya ng isang stack ng pera sa kanyang bag at walang pakialam na sinabi, "Hindi ba pera lang ang gusto mo? Ito ay 10,000. Tapat na ba?" Pagkatapos sabihin iyon, hinagis ni Mr. Bai ang pera sa lupa at ikinaway ang kanyang kamay. Nang makita ang ugali ni Mr. Bai, hindi napigilan ni Chin Yu at Yan Ruozo na matawa. "Bibigyan kita ng 20,000. Pwede ka bang pumunta sa banyo at kumain ng tea?" Hindi napigilan ni Chin Yu na sabihin. Kumakain ako. Huwag mong pag-usapan ang mga karumaldumal na paksa." Inilibot ni Yan Ruozo ang kanyang mga mata kay Chin Yu. Pagkatapos, bago pa makapagsalita si Chin Yu, bumulong si Yan Ruozo, pero totoo. Nakakadiri na ang mga taong ito.
hindi na talaga sila makakain. Nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawa, ang ekspresyon ni Mr. Bai ay agad na naging labis na hindi nasisiyahan. Sabi niya na may malamig na ekspresyon, dahil hindi mo ako tinanggap sa alok noong inalok ko ito, kahit na gusto mo, wala kang pagkakataon ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Mr. Bai ang kanyang kamay at malamig na sinabi, linisin ang lugar. Agad na naglakad ang ilang bodyguard patungo sa direksyon ni Yan Rozo. Pinunasan niya ang kanyang kamao at malamig na sinabi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Sa sandaling sinabi niya iyon, inabot ng bodyguard ang kanyang kamay para sunggaban si Yan Rozo. Gayunpaman, ang kanyang kamay ay nagyelo sa hangin. Nakita niya si Chin Yu na gumagamit ng isang pares ng chopstick para mahigpit na hawakan ang pulso ng bodyguard. Huwag hawakan si Miss Yan gamit ang maruruming kamay mo, malamig na sabi ni Chin Yu. Hindi maiwasang maging pangit ang ekspresyon ng bodyguard. Buong lakas siyang nagpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makakulaya. Anong ginagawa mo? Huwag mag-aksaya ng oras, sabi ni Mr. Bai na nakakunot ang noo. Ginoo, Bai, hindi ko na maigalaw ang mga kamay ko, masakit na sabi ng bodyguard. Bahagyang sumimangot si Mr. Bai at ngumisi, walang silbi. Kayong lahat, sama-samang umatake. Oo. Apat hanggang limang bodyguard ay agad na dumagsa patungo kay Chin Yu. Matangkad sila at malalakas, at ang kanilang mga suntok ay nagdadala ng napakalaking puwersa. Ngunit hindi sila tugma para kay Chin Yu. Si Chin Yu ay humakbang pasulong, na para bang siya ay naglalakad ng maluwag, at naglakbay sa pagitan ng iilan sa kanila. Sa tuwing iuunat niya ang kanyang kamay, may mahuhulog. Sa loob lamang ng 2 minuto, ang 7 hanggang 8 bodyguard na ito ay bumagsak lahat sa lupa at hindi na makabangon. Nagpakawala sila ng mga daing ng dalamhati. Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Mr. Bai. Hindi niya inaasahan na si Chin Yu to ay napakahusay sa pakikipaglaban. Bilisan mo at mawala ka. Huwag mong istorbohin ang pagkain natin. Malamig na tiningnan ni Chin Yu si Mr. Bai at sinabing. Nagnganga ang ngipin ni Mr. Bai at sinabing, maghintay ka lang. Pagkasabi nito ay tumalikod si Mr. Bai at naglakad papunta sa gilid ng dalaga. Bumulong siya ng ilang salita sa tabi ng dalaga, at pagkatapos ay umalis ang iilan sa kanila. Seryoso, anong klaseng tao sila? Napakalaki. Bumulong si Yan Rozo sa mahinang boses. Ikinalat ni Chin Yu ang kanyang mga kamay at walang magawang sinabi, ang mga taong katulad nila ay nasa lahat ng dako. May pera sila, kaya iniisip nila na lahat ng tao sa mundo ay kailangang makinig sa kanila. Kalimutan mo na sila. Magsisimula na ang auction. Bilisan na natin mag-impake. Huwag mag-aksaya ng oras. Pinunasan ni Yan Rozo ang kanyang bibig at sinabi. Sige. Pagkatapos, sumakay na silang dalawa sa sasakyan at mabilis na tumungo sa direksyon ng auction. Kilalang kilala ang South City Auction sa lokal at naapektuhan pa ang maraming nakapaligid na lungsod. Kahit si Yan Rozo, na nakatira sa Jingdo, ay narinig na rin ito. Iyon ay sapat na upang ipakita ang sukat at epekto ng auction na ito. Nang dumating sina Chin Yu at Yan Rozo, ang pasukan ay napuno na ng hindi mabilang na mga luxury car. Napuno ng mga tao ang buong parking lot. Napakaraming tao. Malamang na medyo mahirap ang mga bagay ngayon, hindi napigilan ni Chin Yu na mapabuntong hininga. Gumiti si Yan Rozo at sinabing, okay lang. Huwag kang masyadong mag-alala dyan. Tumango si Chin Yu, at pagkatapos ay naglakad silang dalawa patungo sa auction. May 2 security guard sa entrance ng auction. Tiningnan ni Chin Yu at napagtanto na ang 2 security guard na ito ay parehong inner strength master. Bagamat hindi sila masyadong malakas, medyo labis pa rin para sa isang inner strength master na mamahala sa seguridad. Kakarating lang nina Chin Yu at Yan Rozo sa pinto nang hinarang sila ng 2 tao. Ang aming auction ay nangangailangan ng capital verification. Tanging ang mga may asset na higit sa 1 bilyon ang karapat-dapat na makapasok, walang ekspresyon na sabi ng 2 security guard. 1 bilyon. Napakarami niyan, hindi napigilan ni Chin Yu na mapabuntong hininga. Sa kabutihang palad, nasa Chin Yu ang itim na card na ibinigay ni Wei Zhang.
Hindi dapat mahirap ang pagpasok sa venue na ito. Kung wala kang pera, huwag kang hamarang sa kalsada. Mabuti pang bumalik ka at kumain sa mga stall mo sa gilid ng kalsada. Sa sandaling ito, biglang dumating ang isang boses mula sa likuran ni Chin Yu. Paglingon niya, nakita niya talaga na si Mr. Bai pala, na nakilala niya sa beach kanina lang. Umisi si Mr. Bai at sinabing, alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Ang mga maaring pumunta dito ay may kayamanan at katayuan. Karapat-dapat ba kayong mga taong kumakain ng mga stall sa gilid ng kalsada na pumunta sa ganitong uri ng lugar? Bahagyang sumimangot si Chin Yu at sinabing, hindi ba tama ang iyong ulo? Hindi nagalit si Mr. Bai. Hindi niya pinansin si Chin Yu at sa halip ay tumingin kay Yan Ruozo. He said with a nonchalant smile, lady, you are so beautiful. Bakit ka nakahanap ng boyfriend na sa mga stall lang sa tabing daan ang kayang kumain? Nilero ni Yan Ruozo ang kanyang buhok at nakangiting sinabi, paano kung kumain ako sa mga stall sa tabi ng kalsada? Don't tell me pumunta sila sa toilet para kumain ng she*t tulad mo. Kabanata 97, nagsimula ang auction. Nang marinig ang mga salita ni Yan Ruozo, si Chin Yu ay halos magluwa ng isang subo ng tubig. Maging ang security guard sa pintuan ay hindi napigil ang tumawa ng palihim. Gayunpaman, napakalamig ng ekspresyon ni Mr. Bai. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang kanyang galit habang sinasabing, dahil sa iyong kagandahan, hindi ko ibababa ang aking sarili sa iyong antas. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, huminto si Mr. Bai at nagpatuloy sa pagtawa, gusto mo bang pumasok? Paano ito, sumama ka sa akin, at ihahatid kita? Paano iyon? Nagkunwaring nagulat si Yan Ruozo. Pwede ka bang pumasok? Sabi ni Mr. Bai na may pagmamalaki, syempre. 1 billion lang. Hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. O talaga, ganun ba? Tumanggaw si Yan Ruozo. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Sa telepono, sinabi niya, may isang tao na may apelyidong Bai sa iyong pintuan. Ayokong pumasok siya. Pagkasabi nito, direktang ibinaba ni Yan Ruozo ang telepono. Hindi ka dapat makapasok ngayon, nakangiting sabi ni Yan Ruozo. Umisi si Mr. Bai. Beautiful lady, banibiro mo ba ako? O nakapanood ka na ba ng masyadong maraming drama sa TV? Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ng security guard sa pintuan. Hinawakan niya ang telepono at sinabi sa telepono, oo, oo, naiintindihan ko. Mangyaring huwag mag-alala. Matapos madiskonekta ang tawag sa telepono, nagmamadaling naglakad ang security guard sa harap ni Yan Ruozo at Chin Yu. Yumuko siya at sinabing, sir, miss, sabi ng boss namin hindi mo kailangan ng capital verification. Please pumasok ka. Napakurap si Yan Ruozo. Tumingin siya kay Mr. Bai, na nasa hindi kalayuan, at sinabing, hihintayin ka namin sa loob. Bahagyang ngumuso si Mr. Bai at agad na naglakad patungo sa pinto. Gayunpaman, nang makarating siya sa pintuan, hinarang siya ng 2 security guard. Anong ginagawa mo? Huwag kang hamarang sa daan. Ulalas ni Mr. Bai. Walang ekspresyong sinabi ng security guard, paumanhin, inutusan ng mga nakatataas na huwag kang papasukin. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Bai at agad siyang naglipad sa galit. Kalokohan. Umalis ka sa daan ko dali. Kaibigan ko ang amo mo. Ang boss namin ang personal na nag-utos, sabi ng security guard na may malamig na ekspresyon. Natigilan si Mr. Bai. Ang boss ng auction ang personal na nagbigay ng utos. Ano ang nangyayari? Posible kayang totoo ang sinabi ng babaeng iyon kanina. Uwid. Natanggap ni na Chin Yu at Yan Ruozo ang plate number at pumasok sa auction. Si Chin Yu ay natural na gustong manatiling mahina, kaya umupo siya sa isang sulok. Hindi ba masyadong malayo ang lugar na ito? Umul ni Chin Yu. Hindi mahalaga kung saan tayo uupo, nakangiting sabi ni Yan Ruozo. Tumanggaw si Chin Yu at hindi na nagsalita pa. Makalipas ang 10 minuto, parami ng parami ang mga taong dumating sa lugar ng auction. Maya-maya, puno na ang mga upuan. Ang mga taong ito ay pawang mayayamang tao na may netong halaga na higit sa 1 bilyon, at ang kanilang mga kasuutan ay mas maluho.
napatingin si Chin Yu sa karamihan. Nakagustuhang makita kung may mga martial artist sa kanila, sinubukan niyang ilabas ang kanyang inner strength. Hindi nagtagal, natuklasan ni Chin Yu na maraming martial artist na may inner strength, kahit 10 sa kanila. Mukhang tama si Miss Yan, naisip ni Chin Yu sa sarili. Karamihan sa mga mayayamang taong ito ay may mga martial artist sa kanilang tabi upang protektahan ang kanilang kaligtasan. Sa sandaling ito, ang host ay lumakad papunta sa entablado, at ang venue ay mabilis na tumahimik. Welcome sa South City Auction, lahat. Sabi ng host na may amihang ngiti. Inihanda ng South City Auction ang mga item sa auction para sa lahat na may mahusay na pangangalaga. Naniniwala ako na ang lahat ay talagang babalik mula sa auction na ito na may buong load. Sigaw ng host. Sa tunog ng kanyang boses, opisyal na nagsimula ang auction. Nagkaroon ng malawak na pagkakaiba-iba ng mga item sa South City Auction. May mga alahas, mga antigo, limitadong edisyon ng mga luxury goods, mga bono, at mga halamang gamot na gustong-gusto ni Chin Yu. Ang unang item ay isang limitadong edisyon ng alahas. Personal umano itong ginawa ng isang dayuhang master. Sa huli, naibenta ito sa halagang 880,000 yuan. Ang pangalawang bagay ay kaligrapya. Nagmula umano ito sa dinastiyang Qing. Ang huling presyo ay kasing taas ng 3.5 milyong yuan. Si Chin Yu ay hindi interesado sa mga bagay na ito, at siya ay medyo nababalisa. 4 na item na ang nasa stage, pero wala pa ring herbs. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling ito, biglang hinawakan ni Yan Ruozo ang kamay ni Chin Yu. Sa karamihan ng mga kaso, kapag na-auction ang item, mas mataas ang halaga. Baka finale na yung mga herbs na gusto mo. Napakurap si Yan Ruozo at sinabing. Tumango si Chin Yu at bangulong, siguro kung makakakuha ako ng 1 piraso ngayon. Kailangan niyang tukuyin ang edad ng mga halamang gamot sa kanyang sarili. Maraming mga top grade herbs ang hindi maganda sa hitsura. Sa sandaling ito, biglang naglabas ng dark green jade pendant ang host. Ang jade pendant ay may mahusay na kalidad at isang napakatalino na kulay ng esmeralda. Masasabi ng isa na ito ay malinaw na bihirang material na jade. Ito ay isang auction item na ipinagkatiwala sa amin ng aming auctioneer. Ito ay gawa sa natural na buto ng yelo. Ang panimulang presyo ay 6 na milyon. Ang bawat pagtaas ay hindi dapat mas mababa sa 500,000. Sigaw ng host. Sa pagtingin sa piraso ng jade na ito, agad na itinaas ni Chin Yu ang kanyang plate number at sumigaw, 6,500,000. Medyo nagulat ito kay Yan Ruozo. Tumingin siya kay Chin Yu at sinabing, gusto mo si jade. Napakamot ng ulo si Chin Yu at ngumiti. Kahit kailan, hindi kita binigyan ng kahit anong desenteng regalo. Gusto kong i-bid para dito at ibigay sa iyo. Hindi ka pwedeng tumanggi. Dala nito ang aking tame time na hangarin. Bago pa makapagsalita si Yan Ruozo, nagmamadaling sinabi ni Chin Yu. Isang bakas ng kahihiyan ang lumitaw sa malayong mukha ni Yan Ruozo. Ngumiti siya at tumango. Okay. Tatanggapin ko talaga. May isa pang dahilan kung bakit gustong ibid ni Chin Yu ang jade stone na ito at ibigay ito kay Yan Ruozo. Ito ay dahil si jade ay isang mahusay na bagay upang pinuhin. Pinalak ni Chin Yu na gawing anting-anting ang jade stone na ito at ibigay kay Yan Ruozo. Mula noong huling insidente, sinisisi ni Chin Yu ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya palaging nasa tabi ni Yan Ruozo, kaya naisip niya ang ideyang ito. Kabanata 78, Siglong Haring Herbal. Kung mas mahusay ang kalidad ng jade, mas malaki ang epekto ng anting-anting. Sa makatuwid, determinado si Chin Yu na makuha ang piraso ng jade na ito. 7 milyon. Sa lalong madaling panahon, may nagpatuloy sa pagtataas ng presyo. Walang iniisip, sumigaw si Chin Yu, 8 milyon. 9 milyon. Sa sandaling ito, malamig na sabi ng isang binata na nakaupo sa harapan. Tumingin si Chin Yu sa kanyang direksyon at nakita na ang binatang ito ay may gwapong hitsura at malamig na ekspresyon. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki at isang medyo may edad na. Si Chin Yu, na gustong suriin ang lakas ng 2 taong ito, ay inilabas ang kanyang panloob na chi.
Nang malapit nang hawakan ng internal chi ni Chinyu ang binatang iyon, biglang naputol ang internal chi niya, na parabang naputol ito ng kung ano. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Dali-dali niyang nilinggan ang matandang iyon at nakita niyang nakatingin din ang matanda kay Chinyu. Napakunot noo ang mga sulok ng bibig ng matanda, at mas malamig pa ang titig nito. Ang matandang ito ay talagang isang practitioner, naisip ni Chinyu sa loob. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Chinyu ang kanyang panloob na chi na direktang naputol. Ang kanyang lakas ay malamang nalampas sa imahinasyon ni Chinyu. Anong mali? Mahinang tanong ni Yan Ruozo nang makita niya ito. Umiling si Chinyu at sinabing, wala. Pagkatapos, itinaas ni Chinyu ang kanyang plate number at nagpatuloy sa pagsigaw, 10,000,000. Bahagyang kumunot ang noo ng binata sa harap na hanay, na parabang medyo hindi siya nasisiyahan sa inasal ni Chinyu. Taglit siyang nag-isip, pagkatapos ay itinaas muli ang kanyang plate number at sinabing, 20,000,000. Pagkasabi pa lang niya nito, lahat ng tao sa venue ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Bagamat ang piraso ng ice jade na ito ay maituturing na top grade, talagang hindi sulit ang presyong ito. Ang paggamit ng 20,000,000 para bumili ng malaking bato ay nakakabaliw. 30,000,000. Habang nag-aalangan si Chinyu, biglang itinaas ni Yan Ruozo ang plate number. Miss Yan? Ikaw? Nang may sasabihin pa sana si Chinyu, inabot ni Yan Ruozo at tinakpan ang bibig ni Chinyu. Ayos lang. Hindi mahalaga kung sino ang gumagastos ng pera. Kailangan mong ibalik ang pera. Gamitin ito ng matalino. Napakurap si Yan Ruozo at sinabing. Sa puntong ito, huminto sandali si Yan Ruozo. Lumapit siya sa tenga ni Chinyu at bangulong, lihim akong nag-ipon ng maraming pera bilang allowance. Mayroong 500,000. Hindi mapigilan ni Chinyu na mataranta. Tapos, hindi niya napigil ang tumawa. Para makapag-ipon ng hanggang 500,000 na allowance, gaano kayaman ang pamilya yan? Sa harap, ang ekspresyon ng binata ay labis na hindi nasisiyahan. Halatang interesado rin siya sa piraso ng jade na ito. Itataas na sana ng binata ang plate number, ang matandang lalaki sa tabi niya ay biglang umiling at sinabing, "Young Master Leo, ang target natin ay hindi itong piraso ng jade. Kailangan nating panatilihin ang ating lakas ngayon." Huminga ng malalim ang binata na tinatawag na Young Master Leo at pilit na pinipigilan ang galit habang tumatango. Pinabati kita kay Mr. Chin sa matagumpay na pagbid para sa ice jade pendant sa presyong 30,000,000. Sigaw ng host. Pagkatapos niyang matagumpay na magbid para sa jade pendant, nanatiling nakatingin si Chinyu kay Young Master Leo na nasa hindi kalayuan. Pakiramdam niya ay hindi ordinaryo ang binatang ito lalo na ang matandang katabi niya na mas misteryoso pa. Miss Yan, kilala mo ba ang batang iyon? Itinuro ni Chinyu si Young Master Leo, na nasa hindi kalayuan, at nagtanong. Tumingin si Yan Ruozo sa unahan at umiling. Hindi bakit? May pakiramdam ako na hindi siya ordinaryo, pag-ungol ni Chinyu. Baka nag-o-overthink ako. Pagkatapos, muling iwinagayway ni Chinyu ang kanyang kamay. Nagpatuloy ang auction. Ang mga susunod na item ay halos mga antik, kaya hindi interesado si Chinyu sa kanila. Sa wakas, nang i-auction ang 16 na bagay, nagdala ang host ng glass cabinet. Sa loob ng cabinet ay may ginseng. Ang ginseng ay mukhang may kentab at makinis, at ang kalidad nito ay medyo maganda. Ang susunod na item na isusubasta ay 100 taon na ginseng king. Ang panimulang presyo ay 30,000,000, at ang bawat pagtaas ay hindi dapat mas mababa sa 1,000,000. Sigaw ng host. Nang mailabas na ang item na ito, agad na umabot sa sukdulan ng excitement sa eksena. 31,000,000. 36,000,000. 40,000,000. Panipi. Ang mga mayayaman na ito ay tila gusto ng ginseng. Para sa kanila, kalusugan ang pinakamahalagang bagay, at malamang na mailigtas ng 100 taong gulang na ginseng ang kanilang buhay sa isang kritikal na sandali. Hindi ba ito ang gusto mo? Bakit hindi ka nagbid? Medyo nagulat na sabi ni Yan Ruozo.
Umiling si Chin Yu at sinabi sa masungit na boses, bagaman ang ginseng na ito ay 100 taong gulang na hari ng halamang gamot, sa katunayan, ang epekto ng halamang gamot ay matagal nang natuyo. Tulad ng para sa espiritual na enerhiya, ito ay mas nakakaawa na mahirap makuha. Mas masahol pa ito kaysa sa ordinaryong halamang gamot. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Chin Yu ay nakatuon kay Young Master Liu, na nasa harap na hanay. Maliban sa pagbibid para sa piraso ng jade na iyon, hindi umimik si Young Master Liu. Halatang halata ang motibo niya. Malamang na siya ay dumating para sa mga halamang gamot. Ang higit na ikinabahala ni Chin Yu ay hindi nagbid si Young Master Liu para sa 100 taong gulang na ginseng na ito. Mukhang napakaalam din ng taong ito, naisip ni Chin Yu sa kanyang sarili. Nagdulot ito ng sakit ng ulo kay Chin Yu. Kapag nagkaroon siya ng kalaban, nangangahulugan ito na kailangan niyang gumastos ng mas maraming pera. Congratulations, Mr. Wang, sa pagbid para sa 100 taong gulang na ginseng king sa presyong 180 milyon. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang host sa entablado. Hindi mapigilan ni Chin Yu na bahagyang sumimangot. Ang isang ginseng na ang mga herbal na epekto ay natuyo na ay nabid para sa halos 200 milyon. Gaano kalaki ang presyo ng isang tunay na hari ng gamot? Ang paglilinang ay talagang isang napakamahal na bagay. Hindi napigilan ni Chin Yu na mapabuntong hininga. Next is our final item, mahinahong sabi ng host sa entablado. Ikinawin niya ang kanyang kamay, at maingat na umahan silang dalawa na may dalang kahon ng hibiscus. Then, the host said with a nonchalant smile, napulot ito ng kapwa auctioneer mula sa bundok. Isa umano itong wild Chinese knotweed. Ang panimulang presyo ay 100 milyon, at ang bawat pagtaas ay dapat na hindi bababa sa 10 milyon. Pagkatapos, dahan-dahang binuksan ng host ang kahon. Sa kahon ay inilatag ang isang Chinese knotweed na halos lanta na. Ang Chinese knotweed na ito ay mukhang hindi kaakit-akit, tulad ng ligaw na damo sa tabing kalsada. Di man, ganun ba siya kahirap? Ibinebenta ng 200 milyon ang shabby grass. Tanga lang ang bibili. Kahit na ang mga labanos na nabunot ko sa likod bahay ay mas maganda pa sa damong ito. Kehe? Not to mention 20 million, pero ayaw ko kahit 20,000. Sunod-sunod na kinutsa ito ng lahat ng naroroon, at halatang hindi sila nasisiyahan. Samantala, titig na titig si Chin Yu sa Chinese knotweed na ito. Halos lumuwa ang eyeballs niya. Maliban kay Chin Yu, si Young Master Liu, na nakaupo sa front row, ay mukhang tuwang-tuwa rin. Young Master Liu, itong Chinese knotweed ay hindi bababa sa 200 taong gulang, paalala ng matandang lalaki sa tabi niya. Pinaikit ni Young Master Liu ang kanyang mga mata at sinabing, kailangan kong kunin itong Chinese knotweed. Kabanata 99, ang pamilya Liu ng South City. Lumingon si Young Master Liu at binigyan ng malamig na tingin si Chin Yu. Sa sandaling ito, nakatingin din sa kanya si Chin Yu. Nagtama ang kanilang mga mata, at ang mga kilay ni Chin Yu ay kumunat ng mahigpit. Ang lalaking ito ay medyo matalino. Huminga ng malalim si Chin Yu. Tila halos imposibleng makakuha ng bargain ngayon. Hindi na nag-isip pa si Chin Yu. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw, 200 milyon. Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ng naroroon ay napabuntong hininga. Gumagastos ng 200 milyon para bumili ng tangkay ng ligaw na damo. Baliw siguro ang lalaking ito. Saan nang galing ang Young Master na ito? Bakit parang hindi siya pamilyar? Bagamat napakayaman ng mga taong ito, ang 200 milyon ay hindi maliit na halaga para sa kanila. Higit pa rito, ang mga mayayaman ay mas matipid at matalino sa pera. 250 milyon. Sa sandaling ito, itinaas ni Young Master Liu ang number plate sa kanyang kamay. This time, mas nabigla ang lahat. Itinaas muli ang bid. 300 milyon, sabi ni Chin Yu na may malamig na ekspresyon. Desidido si Chin Yu na makuha itong Chinese knotweed. Mukhang medyo malungkot si Young Master Liu. Lumingon siya para tingnan at saka sumigaw, 500 million. Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ay nagulat. Maging ang ekspresyon ni Chin Yu ay medyo pangit.
Itinaas niya ito sa 500 milyon sa pagbaba ng isang sombrero. Ang presyong ito ay talagang sobra sa itaas. Ticino ay mayroon lamang 2 bilyon, at ito ay hiniram. Ang paggastos ng 500 milyon sa isang Chinese knotweed ay talagang medyo hindi naaangkop. Taglit, napaisip si Ticino. 600 milyon. Tigaw ni Yan Ruozo. Natigilan si Ticino. Nagmamadali siyang tumingin kay Yan Ruozo at umiling. Miss Yan, hindi na talaga ako papayag na gumastos ka sa pagkakataong ito. Sobrang mahal. Kumurap si Yan Ruozo at ngumiti. Ayos lang. Hindi mahalaga kung kaninong pera ang ginagastos mo. Biglang hindi alam ni Ticino ang sasabihin. Kahit na mayaman ang pamilya yan, nakonsensya si Ticino tungkol dito. 800 milyon. Galit na sigaw ni Young Master Leo. Gumuso si Yan Ruozo at sinabing, 100 milyon. Yes. Lahat ng tao sa eksena ay napatingin sa dalawang ito. Isang tangkay ng Chinese knotweed ang ibinebenta sa halagang 100 milyon. Ito ay malamang na sinira ang record ng South City Auction. Tinitigan ni Yan Ruozo ang mukha ni Ticino at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ako ay malapit nang umalis. Prituhin mo ito bilang huling regalo ko sa iyo, naisip ni Yan Ruozo sa sarili. Nang tumaas ang presyo sa 1 bilyon, sa wakas ay tumigil na sa pagsasalita si Young Master Leo, na nasa harap na hanay. Sa wakas ay tumigil na siya, sabi ni Ticino na nakakunot ang noo. Nang maisip ni Ticino na makukuha niya ito, biglang tumayo ang matandang lalaki sa tabi ni Young Master Leo. Lumingon siya at tumingin sa direksyon ni Ticino, ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Sir, ito ang Young Master ng pamilya Leo, si Leo Shihui. Kung handa kang ibigay sa amin itong Chinese knotweed, tatandaan ng pamilya Leo ng South City ang pabor na ito." Ang pamilyang Leo ng South City. Talagang miyembro sila ng pamilya Leo. No wonder napaka-generous nila. Ang pamilya Leo ay tunay na nangunguna sa South City. May chismis na maraming tambay ang pamilya nila. Tama iyan. Iba sila sa mga ordinaryong mayayaman. Ang pamilyang Leo ay itinuturing na pinakamisteryosong pamilya sa South City. Hindi mapigilan ni Leo Shihui ang mapangiti nang marinig niya ang mga komento ng karamihan. Halata na si Leo Shihui ay lubos na nasisiyahan sa ugali ng lahat. Samantala, ang kanyang matandang alipin ay nagwalas din ng kanyang tingin sa paligid na may pagmamalaki. Ang pamilyang Leo ng South City. Pulong ni Yan Ruozo sa mahinang boses. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tumingin si Ticino sa direksyon ng matandang alipin at magalang na ikinulong ang kanyang mga kamay. Sir, ang Chinese knotweed na ito ay napakahalaga din sa akin, kaya, pasensya na. Nang marinig niya ito, labis na hindi nasisiyahan si Leo Shihui. Sumimangot ang matandang alipin at sinabing, "Bata, maaaring hindi mo alam kung anong uri ng katayuan ang ating pamilya sa South City, kaya iminumungkahi kung matuto ka pa tungkol dito. Bukod dito, ang pagkakaroon ng utang na loob sa iyo ng pamilyang Leo ay hindi gaanong kapakipakinabang kaysa sa Chinese knotweed na ito," sabi ng matandang alipin na may pagmamalaki. Sa kabila ng narinig nito, umiling pa rin si Ticino at sinabing, "Pasensya na, hindi ako masyadong interesado sa mukha, kaya't magkaroon tayo ng patas na kompetisyon." Nang marinig niya ang mga salita ni Ticino, sa wakas ay naging malamig ang ekspresyon ni Leo Shihui. Dahan-dahan siyang tumayo, nilinggan si Ticino, at sinabi sa malamig na boses, "Bata, pinakamabuting isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng iyong pag-uugali. Ang pananakit sa pamilya Leo ay hindi isang matalinong pagpili. Salamat sa iyong babala, Ginoong Leo. Tatandaan ko," sabi ni Ticino sa hindi alipin o mapagmataas na paraan. Pagkatapos, umupo siya at hindi na pinansin si Leo Shihui. Naikuyom ni Leo Shihui ang kanyang mga kamao. Huminga siya ng malalim at sinabi sa isang nagbabantang tono, "Anak, sana ay ligtas mong maalis itong Chinese knotweed." Hindi na nagsalita pa si Ticino, ngunit bahagyang nag-aalala siya sa loob. Bagamat hindi pa niya narinig ang tungkol sa pamilya Leo, mula sa matandang lingkod sa tabi ni Leo Shihui, ang pamilya Leo ay talagang napakalakas. Kahit na ang isa sa mga tagapaglingkod ay isang high-level practitioner na hindi nakikita ni Ticino.
Ito ay sapat na upang patunayan ang lakas ng pamilya Leo. Huwag kang mag-alala, pang-aaliw sa kanya ni Yan Ruozo. Napabuntong hininga si Chin Yu. Tumingin siya kay Yan Ruozo at nagtanong, narinig mo na ba ang tungkol sa Liu family? Tumanggaw si Yan Ruozo at sinabing, oo, sikat sila sa South City. Maraming tambay, kaya hindi pwedeng maliitin. Binata, mas mabuting ibigay mo itong Chinese knotweed kay Liu Shiwei. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip, babala ng isang nasa katanghali ang gulang na lalaki sa tabi ni Chin Yu. Tama iyan. Kahit na ibid mo ito, maaaring hindi mo ito maalis. Mas mabuting samantalahin ang pagkakataon na magkaroon sila ng pabor sa iyo, babala ng isa pang tao. Tumanggaw si Chin Yu at magalang na sinabi, salamat sa iyong mabait na intensyon, ngunit ang Chinese knotweed na ito ay napakahalaga sa akin, kaya gusto ko pa rin subukan ito. Kabanata 100, ang masasamang Liu Shiwei. Nang makita kong gaano kaitigas ang ulo ni Chin Yu, silang dalawa ay hindi na nagsalita pa, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng panghihinayang. Para kay Chin Yu, ang Chinese knotweed na ito ay napakahalaga. Kung makukuha niya ito, magkakaroon ng buong tiwala si Chin Yu sa pagpasok sa stage ng foundation establishment. Kapag naabot na niya ang stage ng foundation establishment, hindi na matatakot si Chin Yu sa pamilya Liu. Congratulations, Mr. Chin, sa pagbili ng Chinese knotweed sa presyong 1 bilyon. Excited na sigaw ng host sa stage. Ito ang finale ng auction, kaya natapos na ang auction pagkatapos magawa ang deal. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao. Tumayo din sina Chin Yu at Yan Ruozo at naglakad patungo sa backstage. Nang madeanan nila si Liu Shiwei, biglang malamig na sinabi ni Liu Shiwei, medyo matapang ka. Walang sino man sa South City ang nangangahas na saktan ng aming pamilya. Talaga, bilang nauna, ikinararangal ko, sabi ni Chin Yu sa hindi alipin o mapagmataas na paraan. Gumisi si Liu Shiwei at sinabing, masyado ka talagang walang alam. Sana hindi ka magsisi. Hindi na siya pinansin ni Chin Yu. Haharapin niya ang anumang dumating sa kanya. Hindi nagtagal, dumating sa backstage sina Chin Yu at Yan Ruozo. Hintayin mo ako. Hinaila ni Yan Ruozo si Chin Yu pabalik. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo siya sa gilid at diniyal ang numero ni Yan Yongxiu. Sa sandaling sinagot ang tawag, ngumiti si Yan Yongxiu at sinabing, Ruozo, bakit bigla mo akong naisip ang tawagan? Tay, ilipat mo agad ang 1 bilyon sa card ko, sabi ni Yan Ruozo. Natigilan si Yan Yongxiu sa kabilang dulo at medyo walang magawa, bakit bigla kang gusto ng napakaraming pera? May problema ba? Oo, may importanteng bagay. Mabilis na ilipat ito. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling ibinaba ni Yan Ruozo ang telepono. Napatulala si Chin Yu nang makita niya ito. 1 bilyon ay kasing simple ng 10 yuan sa bibig ni Yan Ruozo. Hindi nagtagal, inilipat ni Yan Yongxiu ang pera sa account ni Yan Ruozo. Tara na! Napakurap si Yan Ruozo at sinabing. Hindi alam ni Chin Yu kung ano ang sasabihin, ngunit natakot si Chin Yu na hindi niya mabayaran ang kabaitan ni Yan Ruozo. Matapos makumplito ang mga pamamaraan, nag-walkout silang dalawa dala ang mga item sa auction. Ah! Hindi ba para sa akin itong jade pendant? Napakurap si Yan Ruozo at sinabing. Mahiwagang sinabi ni Chin Yu, hindi ko ito maibibigay sa iyo pansamantala. Kailangan kong harapin ito sandali. Nang marinig ito ni Yan Ruozo, sinabi niya, oh, kung gayon kailangan mong magmadali. Ha, bakit? Wala, panipi kuwit panipi. Hindi naman araw-araw ginagawa ang auction, kaya medyo malayo ang lokasyon. Puno ng kagubatan ang paligid nila. Huminga ng malalim si Chin Yu at naramdaman ang espiritual na enerhiya mula sa paligid. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya. Talagang magandang lugar ang South City. Si Chin Yu, na nakakaramdam ng kasiyahan at ginhawa, ay itinaas ang kanyang mga kamay. Oo, tumingin si Yan Ruozo sa gilid ng mukha ni Chin Yu at nakangiting sinabi. Kapag tumanda tayo sa hinaharap, dapat tayong pumunta sa South City para bumili ng bahay, pabirong sabi ni Chin Yu. Okay,
Pagkatapos ay kailangan mong magtrabaho ng husto, sabi ni Yan Ruizo habang pinaandar niya ang kotse. Siguradong. Sa oras na ito, si Liu Shiwei ay nakaupo sa isang kotse at malamig na nakatingin sa direksyon ni Yan Ruizo. Ito ay isang lisensya ng Jingdo, Young Master Liu. Mukhang taga Jingdo ang 2 taong ito. Hindi ba dapat mas maging maingat tayo, kumunot ang noo ng matandang katulong. Sinabi ni Liu Shiwei na may malamig na ekspresyon, paano kung nanggaling sila sa Jingdo? Kung papatayin ko sila, sino ang magtutuntin nito sa akin? Dapat kong makuha ang Chinese knotweed na ito. Tinuntok ni Liu Shiwei ang upuan ng kotse. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa ang matandang alipin. Alam na alam niya ang personalidad ni Liu Shiwei. Walang makapagbabago ng isip kapag nakapagpasya na siya sa isang bagay. Mabagal na nagmamaneho sina Qin Yu at Yan Ruizo. Naaliw sila sa simoy ng dagat. Sa sandaling ito, 3 kotse ang biglang sumulpot sa kanilang harapan at humarang sa kanilang dinadaanan. Sumimangot si Qin Yu at magsasalita na sana nang mapansin niya ang isa pang kotseng dahan-dahang humaharurot mula sa likuran. Siguro si Liu Shiwei, sabi ni Qin Yu na may singkit na mga mata. Pagkatapos, tumingin si Qin Yu kay Yan Ruizo at nagbabala, hintayin mo ako sa kotse. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari, intindihin mo. Oo, alam ko. Naniniwala ako sa iyo, sabi ni Yan Ruizo habang nakakuyom ang mga kamao. Bumaba si Qin Yu sa kotse. Tumayo siya sa harap ng sasakyan at tahimik na naghintay sa pagdating ni Liu Shiwei. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan ni Liu Shiwei sa harap ni Qin Yu. Sinabi ko naman sa iyo na pagsisisihan mo yun. Bumaba si Liu Shiwei sa kotse kasama ang kanyang matandang katulong. Napangiti si Qin Yu at sinabing, nagsisisi ba ako? Paano mo masasabing nagsisisi ako? Batang matalas ang dila, malamig na sabi ni Liu Shiwei. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Ibalik mo sa akin ang Chinese knotweed at ang gagawin ko lang ay putulin ang iyong mga paa. Kaya kung iligtas ang iyong buhay, malamig na sabi ni Liu Shiwei. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, ang pamilyang Liu ay talagang mapang-api. Kumastos ako ng pera para makabili. Bakit ko ito ibibigay sa iyo? Galit na sinabi ni Liu Shiwei, ang gusto ko ay akin. Huwag kang walang hiya. Ikaw ang walang hiya. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay malamig sa yelo, at ang kanyang panloob na chi ay mabilis na tumaas sa pinakamataas. Young Master Liu, hayaan mo akong alagaan siya. Sa oras na ito, sinabi ng matandang lingkod sa tabi ni Liu Shiwei. Si Liu Shiwei ay nagsindi ng sigarilyo at malamig na sinabi, dahil siya ay walang takot, patayin siya. Oo, Young Master. Tumango ang matandang utusan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Qin Yu at sinabing may nakakatakot na ngiti, alam kong mayroon kang ilang mga pandaraya, ang iyong mga katamtamang kakayahan ay wala sa harapan ko. Ang dami mo talagang kalokohan, malamig na sabi ni Qin Yu. Kung gusto mong lumaban, bilasan mo. Kailangan ko pang bumalik sa pagtulog. Tumawa ang matandang alipin at sinabi, talagang walang takot ang mga mangmang. Mabuti. Pagkatapos ay ipapaalam ko sa iyo, isang surot, kung ano ang tunay na lakas.